Yan. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid. At tayo po ay narito upang saksiyan po ang gagawing maginong pag-uusap ng ating dalawang magkaiba po ng pananampalataya. Ngunit sila po ay magkaibigan. At syempre po sa panig ng Seventh-day Adventist, ito po sa aking kanan, in person of Brother Jonald Arizubal. At sa panig po naman ng Jehovah's Witnesses, ito po sa aking kaliwa ay walang iba kundi po si Brother Lothar Deparene. So ngayong hapon po ang kanilang pag-uusapan ay isang paksa na patungkol sa True Church. So aking pong babasahin ngayong hapon ang kanilang proposisyon. Ito pong proposisyon na ito ay ito pong kanilang ilulutas ngayong hapon kung alin nga ba ang totoong iglesia. Ito nga bang Seventh-day Adventist or ang Jehovah's Witnesses. So ito pong kanilang proposisyon, which is the True Church, Seventh-day Adventist or Jehovah's Witnesses. At syempre po sa ganitong pag-uusap ay mayroon po tayong ginawang format sa kanilang buong pag-uusap. Ang kanila pong una magpipresent, syempre po ang ating kapatid, si Brother Luther. So 15 minutes po yung presentation ng affirmative. At pagkatapos po ng 15 minutes, ay ang 10 minutes naman ng cross-examination sa kanyang mga na-present. At pagkatapos nun ay magpipresent naman ang negative, si Brother Jonald. At pagkatapos nito ng kanyang tindig ay magkakaroon din naman ng 10 minutong cross-examination. At pagkatapos nun ay another 15 minutes sa rebuttal ng affirmative at cross-examination naman doon sa kanyang niribat. At pagkatapos ito mga kapatid ay another naman po na 15 minutes para sa rebuttal po ng negative at 10 minutes naman sa para sa cross-examination. At itong huling 10 minutes ay para po sa kanilang dalawa syempre as conclusion. Sa 5 minutes ay unang mag-conclude po ang negative at ang another 5 minutes ay conclusion po ng affirmative. At meron po tayong ginawang rules sa kanilang pag-uusap na kumbaga ating sinusunod upang maging matiwasay po ang kanilang gagawing pag-uusap. Ito pong babasahin ko ang unang rule ay kung categorical ang question, kailangan categorical ang sagot bago mag-explain ng hindi lalagpas sa 25 seconds. So yun po ang unang rule. Pangalawa ay kung walang sagot sa categorical, next question kaagad. So malino na naman na walang sinabing follow-up. So depende na lang sa kanila mamaya kung anong kanilang gustong mangyari. Ngunit ayon sa aking nabasa ay walang sinabing kung merong follow-up question. At ang pangatlo ay kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Siyempre naman po. At ang pang-apat, sibuhano yung pagkasulat dito, try nating i-translate sa Tagalog. Sa unang pagpangutana, kinahanglan nga ipangutana lang mo o gikan sa gitindog. O ang ibig daw sabihin, kung ano daw yung tanong, kinahanglan o kailangan na yun lang itatanong doon sa kanyang na-present. Siyempre naman po, kapag hindi mo na-present, ay wag mong itanong doon sa, o wag mong tanungin na hindi niya man na na-present. At yung negative side at sa rebuttal stand sa cross-examination, pwede daw na magtanong ang examiner bisag unsa gipresenta man o wala. So pwede pala. So pwede nilang baguhin doon na sa rebuttal. Okay po? Doon sa rebuttal ay pwede na nilang kahit hindi na i-present ay pwede nang itanong doon sa nag-present. At ang panglima po ay ang debater nga makadawat og tulo ka warning. So as moderator, so ito po ang ating gawain, ating tungkulin sa pag-uusap na ito, na kung merong mang nalabag sila sa kanilang ginawang rules ay magkakaroon po tayo ng warning. At kung ito po ay aabot sa 3 beses ay meron pong gagawing pagdidisiplina both sa ating dalawang nag-uusap. At yung bilang pagdisiplina ay babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras sa pagtatanong at idaragdag doon sa nagtatanong. Vice versa po ang mangyayari. At ang pang-anim, yung out of the topic are not accepted.
So yung labas sa paksa sa pag-uusapan ay hindi po tatanggapin. So meaning hindi po siya pwedeng sagutin. At ang pangpito po ay no side comment. So kung nagtanong lang, ang ibig sabihin nito, kung ano lang yung itinanong, yun lang isasagot. So ito yung nagtatanong, wag nang mag side comment. Diretso na po tanong. At ang pangwalo ay no unpro attitude. Ano pong ibig sabihin ng unpro attitude? Ito po'y pinaikli ng unprofessional attitude. So bilang Kristiyano po, kung titingnan natin ang ating mga as professional Christian, so kung sila po ay may inasal sa kanilang pag-usap ngayong hapon na hindi po aayon na nasa prinsipyo ng Biblia, therefore matatawag po natin na unprofessional. So alam naman natin na itong ating mga dalawang kaibigan, both of them naman po ay mga mabait naman po sila. At ang pangsiyam ay kinilang ang mulungtad nga patakaran ingon arrangement ini nga debate. So yung pangsiyam daw, yung 1 to 8 na binanggit ko ay yun lang ang magsisilbing gabay sa kanilang pag-usap ngayong hapon. At ang pangsampo, kung merong magkaibang rendisyon ng talata, so kasi may mga pagkakataon na magkaiba yung translation ng Bible na kanilang ginagamit, ang rendisyon ng nakakaraming version ang mananaig. So ito'y pinaniga ng dalawa. Kung hindi doon mariresolve, rendisyon sa interlinear ang final judge. So silang nakakaunawa nito kung anong ang kanilang gagawin tungkol dito. At ang panghuli, ang panglabing isa ay strictly no personal attack o yung tinatawag nating fallacy na ad hominem. So bawal po ang personal attack. So yun po ang magiging rules natin sa kabuang pag-uusap. At syempre, di na natin papatagalin pa, Brother Jonald, Brother Lot. Ikaw po ang unang mag-present, 15 minutes po sa inyong tindig. So ulitin ko po, hindi ko pa nakikilala ang aking pangalan. As moderator, ako po si Kapatid Jeffrey Francisco. At sana po ay dalangin natin sa Panginoon na maging maayos po ang gagawin natin pag-usap ngayong hapon. So Brother Lot, ibibigay ko po sa iyo ang time, 15 minutes po sa pag-uusap natin. Ibibigay ko po ang 15 minutes. So ang oras mo po ay magsisimula na. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa ating katunggali, si Brother Jonald Arzobal, sa moderator at sa mga audience. Magandang hapon sa inyong lahat. Patutunayan ko sa proposition na which is the true church is they or JW. Patutunayan ko sa panig ko na ang mga saksi ni Jehovah ang tunay na relihiyon. Sa Biblia, wala tayong mababasa na ang mga saksi ni Jehovah ang tunay na relihiyon. Wala tayong mababasa ang ganun. Wala rin tayong mababasa na ang mga Seventh Adventist ang tunay na relihiyon. Wala tayo. Kaya ang gagawin natin na pwede nating basahin sa Biblia ay yung mga palatandaan ng tunay na relihiyon. Sa Biblia kasi may mga palatandaan na ibinigay na makikita ngayon sa panahon ngayon kung alin sa Seventh Adventist or Jehovah's Witness ang nagdadala ng mga palatandaan na ito. Ang tunay na relihiyon ay ipinakita sa ilustrasyon ni Panginoong Hesus sa Mateo 3:24. Pakisuyo kung mayroon kayong Biblia, basahin natin. At ipapaliwanag ko ang kahulugan nito. Sa 24, isa pang ilustrasyon ang iniharap niya sa kanila na sinasabi, ang kaharian ng langit ay naging tulad ng isang tao, naghasik ng mainam na binhi sa kanyang bukid. Dito sa ilustrasyon na ito, mayroong isang tao na naghasik ng mainam na binhi. Mabuting binhi. Sino ang tao na tinutukoy dito? Walang iba kundi si Panginoong Hesus. Nagtanim siya ng tunay na turo. Oo. Habang natutulog ang mga tao, ang kanyang kaaway ay dumating at naghasik ng panirang damo sa gitna ng trigo at umalis. Nung matulog siya, dumating yung kaaway, nagtanim din ng panirang damo. Hinalo doon sa mabuting pananim. Ano ba yung sino ba yung kaaway? Ang kaaway ay walang iba kundi si Satanas. Nung magtanim ang Panginoong Hesus ng tamang turo, tinamnan din niya ng apostasya, no?
apostasya. Nang sumibol ang dahon at magluwal ng bunga, nang magkagayon ay lumitaw rin ang mga paniramdamo. Kaya ang mga alipin ng may bahay ay lumapit at nagsabi sa kanya, "Panginoon, hindi ba maghasi ka ng mainan na bini sa iyong bukid? Kung gayon, paano ito nagkaroon ng mga paniramdamo?" Sinabi niya sa kanila, "Isang kaaway, isang tao ang gumawa nito." Sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibig mo bang luwas kami at tipunin ang mga iyon?" Sinabi niya, "Hindi, baka sa paano man, samantalang tinitipon niyo ang paniramdamo, ay mabunot niyong kasama nila ang trigo." O kaya, noong panahon, noong 33 CE, itinatag ang Kristyanismo. Ngunit nung mamatay si Jesus, pumasok yung apostasya. Lumaganap yung apostasya. Hindi na kayong makilala yung tunay na yung mabuting binhi at yung masamang damo. Oo. Ngayon, sabi ng mga bantay daw, bunutin ba namin yung masamang, sabi ni Jesus, "Wag. Hayaan nyo lang na magkapanabay silang tumubo. Kasi sa huling, sa anihan na lang, kasi makikilala na yun sa anihan." Kaya, ang tunay na reliyon ay makikilala ngayon sa panahon ng anihan, sa mga huling araw, ayon dito sa ilustrasyon na ito. Ngayon, magsasabi ako ng mga palatandaan, ng mga identity ng isang tunay na reliyon na mababasa sa Biblia, at papatunayan ko, dahil wala naman akong dalang laptop dito at internet, i-prenent ko ito mula sa internet. Ito na rin ang aking magiging mga patunay, no? Ang karamihan ng mga kukunin kong ebidensya ay nagmula sa isang hindi opinionated. Ibig sabihin, walang opinion, walang halong opinion ang kukunan ko, kundi hindi rin nagmula sa SDE, hindi rin nagmula sa GW, para walang pinapanigan. Okay, ang unang palatandaan na nakasulat sa Biblia, yung nakasulat sa Matthew City 3:14. Matthew City 3:14. Ang sabi dito, "Pumasok kayo sa makipot na pintuang daan, sapagkat malapad at maluwang ang daan na umaagay patungo sa pagkapuksa, at marami ang pumapasok dito." Pumasok daw kayo sa makipot na pintuang daan. Ano ito? Itong sinasabi ditong makipot na pintuang daan, logical na sabihin natin na itong makipot na pintuang itong daan na sinasabi dito ay nagre-represent sa relihiyon, sapagkat katulad ko, iba ang daan na sinusunod ko dahil isa akong Jehovah's Witness. Sa ang aking kaibigan, iba rin ang daan na tinatahak niya, kasi isa siyang Seventh-day Adventist. Magkaiba kami ng daan na tinatahak. Ngayon, alin ang makipot? Ang tanong na itataas natin, alin ang mas makipot? Ang Jehovah's Witness o ang Seventh-day Adventist? Bilang patunay pa na ito nga ay relihiyon ang tinutukoy dito, yung Acts 24:14, yung first century Christians ay tinawag na daan, kasi bagong sibo lang sila na nagmula sa Judaism. Yung unang mga Kristiyano noon, nung maliit pa sila, tinawag silang sikta ng daan. Daan ang tawag sa kanila. Basahin ko, 24:14. "Ngunit aaminin ko sa ito sa iyo, na ayon sa daan na tinatawag nilang isang sikta." Kaya yung first century Christian noon, tinawag na daan. Kaya ang daan dito sa Matthew City 3:14 ay tumutukoy sa relihiyon. Alin ba ang makipot na daan between GW, Jehovah's Witness, at Seventh-day Adventist? Para sa amin, kami ang makipot na daan. Bakit? Sa ang mga saksi ni Jehovah ay hindi sumasali sa politika. Kung gayon, wala silang impluensya sa pamahalaan, sa gobyerno. Kaya mahirap silang kumuha ng trabaho, kasi wala silang impluensya sa gobyerno. Hindi sila bumuboto. Wala kami, neutral kami sa politika. Ikalawa, ay marami kami, hindi kami sumasali sa mga selebrasyon ng sanlibutan. Katulad ng New Year, Christmas, at kung ano-ano pa. Hindi kami sumasali nun. Hindi kami sumasali sa mga may bahid nasyonalismo ng mga programa. Kung kaya, binubuli ang mga saksi ni Jehovah sa school, pati sa trabaho, at kung saan pa man, binubuli ang mga saksi ni Jehovah. Mas mahirap pasukin ang saksi ni Jehovah kaysa sa
Seventh Day Adventist. At isa pa na mahirap sa Jehovah's Witness ay itong house to house preaching. Marami sanang gustong maging saksi, kaya lang ayaw nila dahil ang isang saksi talaga ay nagha house to house. Yun ang pinakamahirap sa kanila. At saka sa Jehovah's Witness, magbibilang ka ng taon bago ka maging saksi ni Jehovah. Hindi yung ibang reliyon, sa isang buwan lang pwede ka nang maging kung ano man, anong reliyon man ang gusto mong pasukin. Pero sa Jehovah's Witness, magbibilang ka ng taon bago mo mapasok ang Jehovah's Witness. Ngayon, ano ba? Dahil sinabi doon sa Mateo City 13 na yung makipot na daan ay ano ba ang magiging resulta noon? Sabi dito, samantalang makipot ang pinto ang daan at masikip ang daan na tumaakay patungo sa buhay, at kakaunti ang mga nakakasumpong nito. Kakaunti ang mga nakakasumpong nito. Ano bang ebidensya natin na Jehovah's Witness ito? Ang Jehovah's Witness, ang Seventh-day Adventist, ayon dito sa dalakong galing ito sa Wikipedia, sabi ko na, wala itong pinapanigan. Seventh-day Adventist ay mayroong 21 million people membership at saka 25 million adherents. 21 million, 25 million adherents. Hindi ko alam kung ano itong adherents, at pero sigurado ko itong 21 million, ito yung talagang bautisado sigurong Seventh-day Adventist. Oo. Ang Jehovah's Witness naman ay mayroon lang 8.7 million adherents. Oh, 8.7. Mas kukunti. At sabi dito sa talata, kukunti ang makakasumpong nito. Kaya kung paghahambingin natin ang Seventh-day Adventist sa Jehovah's Witness, ang kukunti ay ang Jehovah's Witness. At ayon sa talata, kukunti ang makakasumpong nung makipot na daan. Ngayon, baka sabihin eh, di kung ganyan ang magiging barometer natin sa pag identify sa totoong ready, baka yung totoo yung Iglesia ni Cristo, yung dating daan, kasi mas kukunti sila sa Jehovah's Witness. Hindi ganon, kasi ang isang ikalawang identity ay yung spread sila masyado sa buong mundo. Kahit pa kukunti lang sila, pero spread sila masyado sa buong mundo. At ang mga saksi ni Jehovah ay spread sa buong mundo. Hindi ko naman inaano, yung Seventh-day Adventist, spread din sila sa buong mundo. Oh, katulad ng Jehovah's Witness. Kaya lang, mas kukunti ang Jehovah's Witness kaysa Seventh-day Adventist. At ayon sa binasa ko, kukunti ang makakasumpong doon sa makipot na daan. Ngayon, ang ikalawang palatandaan na ang mga saksi ni Jehovah ang tunay na reliyon, yung sa Mateo 24:14. Basahin ko. Mateo 24:14. Ano sabi dito? Time remaining 5 minutes, Brother Lothar. Okay. Sa Mateo 24:14, at ang mabuting balitang ito ng kaharian ay ipangaral sa buong tinatahanang lupa bilang patutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayon ay darating ang wakas. Ito ay sa huling araw ito mangyayari, no? Mayroong isang organisasyon na gaganap dito. Ang mabuting balita ng kaharian ay ipangangaral sa buong tinatahanang lupa. Ngayon, ano ba ang mabuting kaharian? Mabuting balita ng kaharian? Kasi inamin ng isang Seventh-day Adventist na yung mabuting balita ay tungkol doon sa pagbabawal sa pagkain. Inamin yun ng isang Seventh-day Adventist. Pero ganun ba talaga ang mabuting balita ng kaharian? Babasahin ko sa Lucas 4:43. Lucas 4:43. Sabi dito, ngunit sinabi niya sa kanila, sa ibang mga lungsod din ay dapat kong ipahayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa dahilan ito ako isinugo. Si Hesus Kristo mismo ay isinugo dahil sa mabuting balita ng kaharian. Oh, ngayon, ito ang main topic ng mga ng preaching ng mga Jehovah's Witness. Ito ang main topic, ang mabuting balita ng kaharian. Revelation 21:4. Bakit mabuting balita ito? Revelation 21:4. Bakit mabuting balita itong harian? 21:4, babasahin ko.
Revelation 21:4. Sabi dito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan ni ng pagdadalamhati o ng paghiyaw o ng kirot paman. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Isa ito sa mabuting balita. Kaya ito ang palaging topic ng mga preaching ng mga saksi ni Jehovah. Ito ang palaging topic. Isa pa, Daniel 2:44. Ano, Isaiah 33:24. Wala nang may sakit. Sa Psalm 37:10, magiging masagana ang pagkain. O, sa 76:16 ang Psalm. 76:16 ang Psalm. O, ito yung laman ng mabuting balita. No? Kaya nga mabuting balita siya eh. 76:12. 72:16. Magkakaroon ng saganang butil sa lupa? O, ganun na nga. At sa 37:10, yung mga masasama ay aalisin na. O, ang ganda nun. Ang ganda balita nun. O, at ito ang palaging topic ng pangaral ng mga saksi ni Jehovah. Ang ebidensya ko na ang mga saksi ni Jehovah ang champion nito sapagkat kapag ginugol mo kasi, no? Google, sa Google, yung most translated website kung paano namin kung paano ng saksi ni Jehovah ginawa ng paraan na maipangaral ang mabuting balita sa buong mundo at buong tinatanggang lupa. The most translated website ay ang sa Jehovah's Witness. Most translated. Talo nito ang Google, talo nito ang Google Translate at nung iba pa, talo nito. JW. Hindi na nga halahati ang nagsikand eh. Sikand eh, Google Translate. Hindi na nga lahati. At pag sinearch mo kung The Most Spread Magazine, yung magazine namin, announcing Jehovah's Kingdom. Ganun pa rin ang topic. Ang Watchtower, the most translated, the most widely read magazine in the world. Ayon sa pag-sinearch mo siya sa Google. Ibig sabihin, napapansin ang buong mundo na ang mga saksi ni Jehovah ang champion sa pangangaral sa mabuting balita ng kaharian. Hindi Seventh-day Adventist. Kasi huwag sanang magalit yung aking kaibigan. Yung palaging narinig sa Seventh-day Adventist yung Ten Commandments, yung mga bawal na pagkain, yun at yun palagi ang narinig. O, samantalang sa mga saksi ni Jehovah, ang paksa ng kanilang pangaral ay mabuting balita ng kaharian. Kaya ang mga saksi ni Jehovah ang nakakuha ng palatandaan na ito, pangalawa. Una at pangalawa. Pangatlo, anong ilang minuto na? Isa na lang. Isang minuto lang. Ay, maalanganin na, no? Kukuha na lang ako dito ng isa na hindi masyado importante. Mamaya ko na ipipresent isang minuto. Ang tunay na relihiyon ay pinag-uusig sa Mateo 24:9. Sabi dito, Mateo 24:9, ang tunay na relihiyon ay pinag-uusig. Oops. So, time na po, okay. Brother Lot. Pero okay. Sige lang, pwedeng basahin. Sige 24, lang, tatapusin na natin Barrio Journal. Kung magkagayon ay ibibigay kayo ng mga tao sa kabigatian at papatayin kayo at kayo ay magiging mga tudlaan ng pagkapuot ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Yun ang pangatlong identity na i-presenta ko. Okay? Okay. So yun po nagtatapos ang unang tindig ng first speaker, ating kapatid, Brother Lothar De Parini. At siyempre, dadako na tayo mga kapatid sa cross-examination. Ayon sa kanyang na-present ay iku-cross-examine ng ating kapatid sa kanin po ng SDA, Brother Julian Arisubal, sa loob po ng 10 minuto. Okay po. So, Brother Jonald, your time starts now. Okay. So,
Magandang hapon sa lahat at doon lang bro, siguro bro, para makasagot ka kasi makasagot siya. Ginamit mo yung Matthew chapter 13, no? Verse 24, na ang tunay na iglesia ay pumapasok sa makipot na pintuan. Tama? Opo. Okay. Ang tanong ko po, mayroon bang patunay base po sa binitawan mong talata sa Matthew chapter 13 verse 24 na ito ay tumutukoy sa mga saksi ni Jehovah? Sa nakikita ngayon, sa panahon ngayon, ang talatang ito, Matthew 24, ay makikita sa mga saksi ni Jehovah sapagkat ang mga saksi ni Jehovah ay hindi sumasali sa politika, neutral sa politika. At yun ang dahilan kung bakit nagiging makipot ang daan para sa kanila sapagkat wala silang impluensya sa gobyerno. Mas mahirap silang makapasok kaysa Seventh-day Adventist sa trabaho sapagkat wala silang impluensya sa gobyerno. Hindi sila, binubuli sila sapagkat hindi sila sumasali sa mga selebrasyon ng mundo. At kahit sa mga may nationalism na konseptong mga selebrasyon. Yun ang nagiging dahilan kung bakit makipot sila kaysa Seventh-day Adventist. Okay. So, sunod na tanong. Ayon pa rin doon sa Matthew chapter 13, verse 24 na iyong ginamit, ay ang tanong ko po dito, ito po bang pagpasok sa makipot na pintuan? Ito po ba ay tumutukoy sa iglesia sa huling panahon or tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo? Yun ay tumutukoy sa iglesia sapagkat pinaliwanag ko na kanina kung Biblia ang pag-uusapan natin, yung first century Christian ay tinawag na daan. Kaya yung tinatawag na daan doon sa Matthew City 13 at 14 ay tumutukoy sa isang kalipunan ng grupo ng mga tao na may iisang paniniwala. Sa mga katwid, yun ay religion. Kaya nga, yung first century Christian ay tinawag na daan. Oo. Okay. So, sunod na tanong, doon pa rin sa Matthew chapter 13 na sinabi mo na yung daan, no? Ano po ba ang binabanggit sa talatang 24? Makipot na pintuan or daan? Pareho. Merong makipot na pintuan, merong makipot na daan. Merong pareho siyang tumutukoy. At yung dalawa na yun ay 21, Matthew, hindi lang. Matthew, City 21. Yung tinawag na daan, City 3C. Pumasok kayo sa makipot na pinto ang daan, daan at saka pintuan sa 14 naman, samantalang makipot ang pinto ang daan at masikip ang daan na umakay patungo sa buhay. Okay. So, next question. Ginamit mo kanina yung parable ng parable of the sower, ano? Matthew chapter 13 verse 24 na ang sabi mo dito sa yung whole chapter ginamit mo, pwede bang ang tanong ko, alin po ba ang tinutukoy dito ni Kristo na binhi na kanyang inihasik? Ang inihasik niya dito ay yung tunay, yung 33 century Christians, yun ang tunay eh. Ngayon, dahil nung pumasok si Satanas at nagturo din siya ng apostasya, hindi na makilala ngayon. Makita natin sa history na nung mamatay yung mga apostol, dumami na yung sikta ng Kristyanismo. Dumami ang sikta ng Kristyanismo. Hindi na matukoy ngayon kung alin ang tunay dito. O totoo yun sa ilustrasyon ni Jesus. Kaya ang inihasik ni Jesus ay yung tunay, yung sa 33 CE. Ngayon, sa huling panahon, makikilala na uli yung tunay. Ayon okay. Doon sa ilustrasyon. Okay, ulitin ko po yung tanong. Ang tanong ko po, alin po ba ang inihasik ni Jesus Christ? Iglesia or ang salita?
Pareho na yon. Kapag sinabi kasi natin naghasik siya ng turo, ang bunga nun ay iglesia. Oh. Okay. So ginamit mo kanina yung Mateo chapter 24, no? Na yung pagkakilanlan sa iglesia na tunay or ito po ay hula, no, ng ating Panginoong Jesus. Mateo chapter 4 verse 9. Na sabi po dito ng Biblia na kayo ay kapuputan. Yes. Tama ba, no? Mm-hmm. Kung gayoy ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. Sino po ba ang sinasabihan dito ni na kayo? Na kayo ni ng Panginoong Hesukristo? Ang apostol po ba or ang Jehovah's Witnesses? Okay, yung sinasabihan dito ni Jesus kasi sa tres nito, Mateo 24:3, tinanong siya ng mga alagad niya. O ano bang mga palatandaan ng iyong pagbabalik na pagka naririto? Ngayon, ang sagot ni Jesus, binigay niya yung mga palatandaan ng pagbabalik niya. At isang palatandaan doon, ayong Mateo 24:9, na kayo ay ibibigay sa kapighatian. Kayo ang sabi doon. Kayo. Ngayon, yun ba yung mga apostolis? Hindi. Hindi na. Bakit? Patay na yung mga apostolis eh. Kundi yung mga katulad ng mga apostolis, kung anong turo na meron yung mga apostolis at kung anong klase sila, yun din ang makikita sa mga huling araw. Oo. At ang nagdadala nun, ayon sa ebidensyang dala ko, ay mga saksi ni Jehovah. Okay. So, next na tanong, sinabi mo pa lang sa sagot mo na patay na ang mga apostolis. Hmm. Nung pag sinabi ba ni Jesus Christ na ibibigay kayo sa kapaghatian, patay na po ba yun ang mga apostolis o buhay pa? Buhay pa ang mga apostolis nun. Pero ito ay tumutukoy sa huling araw kasi. Oo, at alam at sigurado tayo na patay na yun. Hindi naman pwedeng mag 2,000 years yung buhay ng mga apostolis. Oo. Okay, so next question. Mayroon bang ditong binanggit na sa sinabi ni Jesus Christ na ito'y magaganap sa 2,000 years? Ah, hindi. Huling araw eh. Ang huling araw ay tumutukoy sa panahon ngayon. Kasi yung palatandaan kasi, unang palatandaan na binigay niya ay yung digmaan na naganap sa ika-20 siglo. Yung First World War, Second World War na naganap sa ika-20 siglo. Yun ang unang palatandaan na binigay niya. Sabi dito, Mateo 24, sabi? The time is 3:00 p.m. Unang palatandaan na binigay niya nung pagbabalik niya, una ay makakarinig kayo ng digmaan at mga ulat ng mga dito. Tiyakin nyo na hindi kayo masindak sapagkat mga bagay na ito ay kailangan. Sapagkat ang bansa ititindig laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Una yon. At magaganap sa huling araw. Naganap yon sa ika-20 siglo. 1914 at saka 1942. First and Second World War. Ikalawa, yung kakapusan ng pagkain ay naganap din. Yung mga pinakamalaking kakapusan ng pagkain ay naganap din sa ika-20 siglo. Kaya ang huling araw ay tumutukoy sa panahon natin. Oo. Okay, kaya time check tayo. 2 minutes na lang po ang natitira. Okay, patuloy po. Okay, so ginamit mo yung salitang lalabas, yung tunay na iglesia, na sabi mo na Jehovah's Witnesses, noong 1914. Hindi ko sinabi yun. Ano ang sabi mo doon? Sa huling panahon. So ang tanong ko, dito sa panahon ng mga apostol, naniniwala ka ba na ang turo ng apostol ay siya rin yung tunay na turo ng iglesia sa panahong ito? Yes or no lang? Okay. Ang turo ng mga apostol, kasi magkaiba kasi yung, ipaliwanag ko lang para malinaw. Magkaiba kasi yung kakalagayan ng mga apostol nang hindi pa namatay si Jesus at saka namatay na. Kasi ang totoong turo talaga ay yung namatay na si Jesus. Nung namatay na si Jesus, kasi kasali kasi yung pagkamatay niya sa turo ng 33 CE na century Christian. Kasali yung pagkamatay niya. Oo. Okay. Yung mga Judaic apostles, bahagi pa sila ng Old Covenant. Okay. So sisingit ako kasi po ang okay. Regional kasi ang kung categorical, yes. So kasi gusto mo ng oo o hindi. Okay. So sasagutin muna ng oo o hindi tapos yes. Pwede mong ipaliwanag. Okay. Si Brother Luther, pwede mong tindigan kung oo o hindi tapos explain mo ulit. Partly hindi, partly
Oo. Yung ano ko. Hindi sagot. Yung kung ang tinatanong ni Donald ay tungkol dun sa mga yung mga apostle kasi, yung 12 apostles, hindi pa sila bahagi dun sa pagkamatay ni Jesus eh. Okay, nga kinaliwanag ko. Okay. So, nabanggit mo kanina na ang huling iglesia sa panahong ito ay Jehovah's Witnesses. Huling meron, iglesia? Huling bayan ng Diyos. Or ibig sabihin, tunay na bayan ng Diyos or iglesia sa huling panahon, ang Jehovah's Witnesses. Yes, yes. Ang tanong ko, mayroon bang magpapatunay sa Bible na sinasabi na ang Jehovah's Witnesses ay siya yung tunay na iglesia? Kanina sa presentation ko sinabi ko na walang mababasa sa Biblia na ang tunay na reliyon ay Jehovah's Witness. Okay. Wala ring mas mababasa na ang tunay na reliyon ay Seventh-day Adventist. Kaya nga palatandaan ang kukunin natin, palatandaan lang. Okay. Okay. So doon po nagtatapos mga kapatid ang ating cross-examination ng negative doon sa affirmative, at ngayon po ay magpipresent naman ang negative sa in person of Brother Donald sa loob po ng 15 minutes, at ang pagkatapos nito ay yung cross-examine naman ng ating kapatid na Lord Pecarini. Okay po? So, Brother Donald, ang oras po ay pwede ka rambultin. Hiram muna. So, ang oras natin ay alas 3:04 at sa loob po ng 15 minutes. So, Brother Donald, pag natitira 5 minutes ay magwa-warning na lang ako. Okay po? So, Brother Donald, your time starts now. Okay. So, sa muli po ay nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon na sa atin po ay nagpahintulot na tayo ay makapag-aral ng kanyang salita. At ako po ay nagpapasalamat sa friendly dialogue ng ating kaibigan na si Brother Lot Diparini ng Saksi ni Jehovah. At siyempre po, pinapasalamatan ko din po ang ating mga kapatid na sa atin po ngayon ay nag-support. At yun din sa ating moderator, Brother Jeffrey. At siyempre po, gayon din ang ating mga manunood na nasa iba't ibang relihiyon at gayon din sa mga Seventh-day Adventist. So ngayon, atin po ngayong titingnan sa Biblia kung alin ang tunay na relihiyon or tunay na iglesia ng Diyos sa huling panahon. Pagka sinabing iglesia, ito po'y kalipunan at ito po'y galing sa salita na iglesia, no? Ibig sabihin, yung called out, mga kalipunan ng mananampalataya. Bagamat according to the Bible, ay mapapansin natin na ang Biblia ay nagsasabi patungkol sa iglesia. Ito rin ay tinawag ng Diyos na bayan ko. Particular ang Biblia kung ating sasalitain patungkol sa mga bagay na ito, sa tunay na iglesia, ito po ay mayroon pong history background. Hindi po nawawala yung history background at ito po ay nananatili at kailanman ang bayan ng Diyos o yung kanyang iglesia ay hindi po ito nawawala. So alam natin na sa Old Testament, ito pong bayan ng Diyos, ito po ay walang iba kundi yung Israel. Kaya nga kung ating titingnan, sabi ng ating Panginoong Jesus sa aklat ng John, na sinabi ng Panginoon sa aklat ng John chapter 4 verse 22 na sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman at sinasamba namin ang aming nalalaman sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. So ibig sabihin, binabanggit dito ng ating Panginoong Jesus na ito po palang mga Israel kasama yung mga Hudyo sapagkat yung Hudyo sila po yung bayan ng Diyos ay sa kanila magmumula yung kaligtasan. Kaya nga sa Old Testament, kung mayroong mang bayan ang Diyos, ito po ay tumutukoy doon sa mga Israel, no? Sapagkat kung ating titingnan yung history background ng sa lipi ni Abraham, doon po magmumula yung mga tao na maliligtas. Ibig sabihin, pagka sinabing maliligtas, ay bayan po yan ang Diyos. Kaya nga yung word na Israel, ito po ay galing sa kay Jacob. Matapos si Jacob ay nakipaglaban doon sa archangel na tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. At dito po sa kanyang lipi, magmumula ang tinatawag na bayan ng Diyos. Subalit, according po sa mga hula, ay hinulaan na po ito ng Bible na tayo pong mga hintil, kasama po yung mga Samaritano, bukod lang sa mga Hudyo, ay sinabi po ng Biblia sa hula pa lang from the Old Testament na yung hindi ko bayan
ay tatawaging bayan ko. Ano ba ang sabi sa Hosea 2, ang talata ay 23, na ganito ang sabi, at aking itatatag siya para sa akin sa lupa, at ako'y magdadalang habag sa aking at sasabihin sa kanila na hindi ko bayan, ay ikaw ay tatawaging bayan ko, at siya'y magsasabi, ikaw ay aking Panginoon. So sa hula pa lang, from the Old Testament, ay hinulaan na po ng propeta na si Hosea na ito po palang hindi bayan ng Diyos sa Hebrew na Lo Ame ay tatawaging bayan ko, ibig sabihin Ame. Kaya naman nang ito'y matupad, mga kapatid, sa aklat ng Roma sa New Testament, Roma chapter 9 verse 24, na ito po ay sinabi ng sumulat ng Roma na ating mababasa sa Roma chapter 9 verse 24 na ganito ang sabi. Sabi po dito, mga kapatid, kung kayo po ay may Bible, pwede po ninyong buksan, no? At sinabi po ni Pablo, sapagkat yung sumulat ng Roma, walang iba kundi si Pablo, na ganito ang sabi, maging sa atin, sa kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. Sa verse 25, gaya naman na sinasabi niya sa aklat ni Hosea, tatawagin kong aking bayan ang hindi ko bayan, at iniibig ang hindi dating iniibig. So sa panahon ni Apostol Pablo, itong hindi dating bayan ng Diyos, ibig sabihin hindi sila yung pagmamayari ng Panginoon, ay tatawaging bayan ko. Paano ito naging bayan ng Diyos, mga kapatid? According sa Ephesians chapter 1 verse 13, kung ating babasahin, particular sa Tagalog popular version or magandang balita Biblia, na ang sabi po ng Biblia, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang madanggandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, at kayo'y tinatakan ng banal na espiritu bilang tanda ng pagkahirang sa inyo. Kaya malinaw at maliwanag, lalong-lalo na po sa ating mga kaibigan na mga saksi ni Jehovah, na ito po palang bayan ng Diyos, ay naging bayan sila ng Panginoon ay dahil po sa pakikinig at pagtanggap ng ebanghelyo. Ibig sabihin, pagtanggap sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Kaya, yung ebanghelyo, ito po yung kamatayan ng ating Panginoong Jesus, magandang balita, na sa pamamagitan niya ay magkakaroon tayo ng kaligtasan, at siyempre hindi po diyan nawawala ang turo. Kaya nga kung ating babasahin in the book of Galatians chapter 1, verse 8, kung hindi ako nagkakamali, na ganito po ang sabi ng Biblia, no? Galatia chapter 1 verse 8, na ganito ang sabi, datapwat kami o isang anghel mula sa langit ay mangaral sa inyo ng ibang or ebanghelyo or iba na ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo ay matakwil nawa. So ibig sabihin, napakahalaga po ng turo sa bayan ng Diyos. Kaya naman, kung ating titingnan ang iyong Biblia, from the Old Testament, from the historical background, yung iglesia ng Panginoon ay hindi nagkakaiba yung turo hanggang sa panahon ng New Testament. Ngayon, titingnan natin ang Biblia kung ano ang pagkakilanlan ng tunay na iglesia or samahan or bayan ng Diyos, sabihin natin, sa huling panahon na ito. Sapagkat ang Biblia, according nga sa aking nasabi, mayroon po itong tinatawag na mga hula. Ibig sabihin, mayroon siyang history background at hinuhulaan po yung iglesia. Katulad halimbawa, bago natin puntahan, ang paglitaw ng ating Panginoong Jesus, hinulaan. Ang mga kautusan, kung paano magtapos ang kautusan, hinulaan. So, gayon din ang iglesia. Paglitaw ng iglesia, hinulaan po ito. Kaya nga kanina nabasa natin, Hosea 2:23, na hinulaan yung iglesia, yung bayan ng Diyos na hindi ko bayan, tatawaging bayan ko, ng panahon ni Pablo, yun po ay natupad, mga kapatid, sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ngayon, ang tanong, mayroon bang patunay sa Biblia na hinuhulaan ang huling iglesia? Yes, ang ating pong sagot, mayroon po. Kung ating babasahin, ito pong Revelation chapter 12 na ating palaging binabalik-balikan. At alam ko po, ito po ay alam na po ni Sir Lot, sapagkat kanya po itong napanood yung ating mga presentation, na dito po sa Revelation chapter 12 ay may nabanggit po dito na babae. Sa verse 1 ay mayroon pong babae dito, at
particular, pagkahula ang pinag-uusapan, hindi po ito agad literal ang binabanggit, sapagkat ito po ay figuratively or may lumpong pakahulugan ang binabanggit ng mga hula. Yung iba naman, literally. Bagamat yung ginamit dito upang banggitin yung tunay na iglesia ay walang iba kundi babae. Paano natin nasabi na babae ito? In the book of 2 Corinthians chapter 11 verse 2, nasabi ni Pablo, ako'y naninibugho tungkol sa inyo na kayo ay isang katulad ng babae or dalagang malinis na aking ipapangasawa or ihaharap kay Kristo. So sino ang sinabihan ni Apostol Pablo? Walang iba kundi iyong mga mananampalataya, yung bayan ng Diyos. Ngayon, mayroon pong pagkakilanlan sa Revelation chapter 12 ang babae. Ibig sabihin, mayroon po siyang buwan. Pagka mayroong buwan, ibig sabihin mayroong liwanag. According sa aklat ng Psalm chapter 119 verse 105, nasabi po ng talata, ang iyong salita ang aking ilawan. Ibig sabihin, ito palang iglesia or ito palang babae na hinuhulaan ng Apokalipsis ay lumalakad po pala ito sa salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung ating titingnan yung history background nito, sapagkat mayroon pong binabanggit dito na sinabi, at siya'y manganganak sa verse 5, at siya'y manganganak ng isang lalaki, nanganak ng isang lalaki, na maghahari ng may panghampas na bakal sa lahat ng bansa, at kaniyang mga anak, sa lahat ng mga bansa, at dinala hanggang sa Diyos, hanggang sa kanyang luklukan. So ito po'y tumutukoy sa ating Panginoong Jesus ayon sa binabanggit ng Biblia sa Roma 9:4-5. Ano ba ang sabi sa aklat ng Roma 9:5 na ganito ang sabi ng Biblia? Basahin natin mga kapatid. Napawang mga Israelita, pansinin natin yung word na Israelita, sila po yung bayan ng Diyos at siya po rin itong babae na binabanggit sa Revelation 12 na magmumula sa kanya yung Kristo. Ibig sabihin, manganganak, hindi literal na manganganak. Pwede sabihin natin literal or spiritual sapagkat si Maria ay galing naman po doon sa lahi ng mga Israel. Sa Hudyo po siya. Sabi po dito, napawang mga Israelita na sa kanilang pagkupkup at sa kanilang kaluwalhatian at ng mga tipan at pagbibigay ng kautusan at ng paglilingkod sa Diyos at ng mga kapangakuan na sa kanila mga magulang at sa kanila nagmula ang Kristo. Kaya nga sa kanila magmumula ang Kristo, sabi ng Biblia, na malumalawalhati magpakailanman siya nawa. Kaya yung sinasabi dito sa aklat ng Roma, ito po ay paralel doon sa binabanggit ng Revelation chapter 12 na magmumula ang ating Panginoong Hesus Kristo. Paano natin nasasabi pa na ang ating Panginoong Hesus Kristo ito, ang may panghampas na bakal? Ayon po mga kapatid sa Biblia mismo, Revelation chapter 2 verse 27, na sabi po dito, Revelation chapter 2 verse 27, na ganito po ang sabi, at sila'y paghaharian niya ng, sa pamamagitan ng panghampas na bakal na gaya ng pagkadurog ng sisidlang lupa ng magpapalayo. Gaya naman ng tinanggap ko, pansinin natin, gaya naman ng tinanggap ko sa aking ama. Ang nagsasalita dito, yung Panginoon, indirectly through John, sapagkat siya po yung mediator upang maisulat ang propesya. At dito po sa Revelation 12, kung ating babalikan, mayroon pong ditong tinatawag na nabanggit, yung mayroon pong time limit na binabanggit dito, yung kung kailan matatapos yung pag-uusig ng iglesia, no? Nabanggit nga po dito mga kapatid yung salitang na sa verse 6 na 1,260 araw. So ito po'y hindi lang ito nagsimula doon sa Revelation sapagkat ito pong 1,200 days, ito po ay nagsimula po ito doon sa Daniel, no? Daniel chapter 7 verse 25. Na kung ating babasahin mga kapatid at mga kaibigan, at siya'y magbabadya ng laban sa kataas-taasan, ito po yung Antichrist, at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan, at kanyang iisipin ang panahon at ang mga kautusan, at sila'y magbibigay sa kanya ng isang panahon, mga panahon, kalahati ng panahon. So, according to the Bible, pagka sinabing panahon is equivalent to 1 year, at yung mga panahon is 2 years, at yung kalahati ng panahon is half year.
According to the Jewish calendar, sapagkat yung kalendaryo ng mga Hudyo, 30 days each month, kaya siya po ay equivalent to 1,260 days. According naman sa prophecy kasi ito, kung ating titingnan yung Ezekiel chapter 4 verse 6 or 5, na yung isang araw ay isang taon sa Panginoon. So kaya yung binabanggit dito na araw, yung tinatawag na 1,260 days, ay tumutukoy ito sa 1,260 years. Ito po yung pag-uusig ng mga Antikristo sa bayan ng Diyos. Kaya naman, mayroon po tayong patunay sapagkat baka sabihin ni Sir Lot. 2 minutes, Brother Jonald. Pila, bro? 2 minutes. Ato, 2 minutes na lang. So, mamaya na lang nating ibibigay yung Basta mayroon tayong patunay na ito'y nagsimula noong 538 AD at nagtapos noong 1798 AD. Kaya doon, pagkatapos ng 1798 AD, doon po lilitaw ang tunay na bayan ng Diyos sapagkat mayroong bayan tunay na bayan ng Diyos. Subalit, corrupted yung aral. Kaya, after 1798, babalik po yung aral. At mayroon po silang pagkakilanlan itong bayan ng Diyos sa Revelation chapter 12 na kinagalitan ng dragon. Una, ano ang sabi dito? Sila ay nagsisitupad sa utos ng Diyos. Entole sa Greek. At pangalawa, may patutuo ni Jesus. According sa aklat ng Revelation 9 and 10, na ito po palang patutuo ni Jesus, siya po pala ay espiritu ng hula. Pagka ginamit yung salitang patutuo or testimony, dalawa po ang kahulugan nito. Maaring tayo po ay nagpapatuto kay Kristo, objective genitive, at maaring naman tayo ang si Kristo ang nagpapatuto sa atin, subjective genitive. Kaya naman kung ating titingnan yung Revelation 22 verse 9, na ganito po ang sabi ng Bible, no? At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako ay kapwa mo alipin at ng inyong mga kapatid na na mga propeta na sumusunod sa utos ng Diyos. Parallel or the same yung pagkasabi doon sa Revelation chapter 12. Revelation chapter 19 verse 10 na mayroong gift of prophecy. So ibig sabihin mga propeta pala ito. So kaya ang bayan ng Diyos, mayroon silang identity, mayroon silang pagkakilanlan. Una, sumusunod sila sa utos ng Diyos, particular entole. At ang yung entole, naghumalag halimbawa ang ating Panginoon na yung pagkaginamit ni Jesus Christ yung salitang entole, ang kanyang ini-example, ang kanyang hinahalimbawa, tumutukoy sa Ten Commandments, Mark chapter 7, verses 8 to 10. At mayroong siyang patutuo ni Jesus. Ibig sabihin, mayroon siyang espiritu ng hula, maunawa niyang propesya. Kaya nga sabi ng aklat ng Isaiah, kapitulo 8, ang versikulo ay 20, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila nagsasalita ayon sa salitang ito, sa dahilang walang liwanag sa kanila. Ibig sabihin, pagka hindi magsalita ng testimony, kaglo, or kautusan at saka sa patutuo, katulad doon sa Revelation chapter 12, verse 17, na mayroong kautusan, at, utos at patutuo, ay sabi ni Prophet Isaiah, ay walang liwanag sa kanila. Ibig sabihin, hindi sila tunay. Okay. So, kaya naman... Okay. So, yun po, nagtatapos ang 15 minutes na presentation ng ating kapatid Brother Jonald, at ayon sa ating rule, sa ating format ay magkakaroon muli tayo ng 10 minuto na cross-examination. Iko-cross-examine ni Brother Luther si Brother Jonald sa kanyang presentation. So Brother Luther, time mo na po sa pagtatanong. Ang oras mo po ay nagsisimula na. Okay, ang unang tanong, doon lang ako sa Revelation 12:17, Kasi yung ibang talata naman na ginamit mo, hindi mo naman pinatunayan na 17:17 yung tinutukoy ng mga talatang sinabi mo. Kaya dito ako sa Revelation 12:17 magtatanong. Ang una kong tanong, dahil sabi mo, yung sinasabing tumutupad doon sa mga utos ay Ten Commandments, no? Kasali ba doon, bukod sa Ten Commandments, kasali pa bang ibang utos doon? Ang sabi po doon sa talata is, wala akong sinabi, bago ko sagutin, wala akong sinabi na Ten Commandments or tumutukoy. Sabi ko na inahalimbawa yung Ten Entole ay ang example ni Jesus Christ ay Ten Commandments, kasama yung Ten Commandments. Ibig sabihin nga, kasama, hindi lang Ten Commandments, kundi
pati yung ibang kautusan? Yes. Okay. Ngayon, dito ako sa Ten Commandments, no? Sabi mo, kayo yung Seventh Adventist, itong nasa Revelation 12:7-10, na tunay na iglesia. Paano ba tumutupad ang tunay na iglesia sa Ten Commandments? Ang tanong ko. Absolutely or relatively? O, pag sinabi natin absolutely, ibig sabihin, walang tsansa na hindi kayo, yung, ang tanong ko sa inyo bilang simbahan, walang tsansa na hindi kayo lalabag nun, walang circumstances. Kahit ano pang circumstances ang darating, tutupad talaga kayo dun sa Ten Commandments. Yung relatively naman, may iilang, mangilang-ilang circumstances na pag dumating yun, hindi muna kayo tumutupad. Alin doon kayo? So according to the Bible, so kasi kung sasabihin natin na absolutely or relatively, parang wala po doon ang sagot sa sinabi mo. Kasi una-una, base sa aking presentation, itong Revelation 12:17, hindi po yan tumutukoy sa pangkalahatan Adventist ay sila talaga yun. Ibig sabihin, yung karakteristik ng mga nalalabi. Hindi nga, ang tanong ko, yung tunay na iglesia, sabi nyo, yung Seventh Adventist, ang tanong ko, paano ba ang tunay na iglesia tumutupad dun sa kautusan? Absolutely or relatively? Yun ang tanong ko. Paano ba tumutupad yung tunay na iglesia sa kautusan? Ano ba pag sabihin relatively? Pag relatively, may mga dumarating, di, wala kasing ano yun sa Tagalog. Pag sinabing relatively, may mga circumstances na dumarating na hindi mo nyo muna sinusunod. Yung absolutely, kahit ano pang circumstance darating, susunod ka talaga. Saan okay kayo doon? So ang particular ang sagot natin diyan, kung mayroong mang pinapatupad ang Diyos is or sa bayan ng Panginoon, absolutely. Kaso lang mga kapatid, mayroon pong akong follow up diyan. Kaso lang, yung pagsuptupad sa kautusan kasi ay hindi kaya nating tuparin 'yan kung wala tayong Kristo. Ibig sabihin, ang makakatupad ng perfectly ng kautusan ay mayroon po siyang Jesus Christ sa kanyang buhay. So yun po nating sagot yan. Yung ano ko naman, ang tanong ko naman ay para sa buong iglesia, hindi para sa individual. Kasi yung individual nakaka yes, ano talaga yun. Kaya ang tanong ko, sa buong iglesia nyo, absolute, sabi mo, absolutely. Ngayon ang tanong ko, sa inyong mga ito, related to ha, itong tanong na to, related to, kasi sabi nyo, tumutupad kayo sa kautusan. Dito sa Ten Commandments ako, sa commandment number 6, huwag kang papatay. Yes. Kayong mga Seventh Day Adventist, nalaman ko, sumasali kayo sa digmaan, no? Sa panahon ba nagdigmaan, makakasiguro kayo, pwede kayong magsundalo eh. At saka tayo dito sa Pilipinas, kapag panahon talaga ng krisis, kukunin kang sundalo. Eh, kayo naman mga Seventh Day Adventist, pinapayagan kayong magsundalo. Ang tanong ko, matutupad nyo ba itong commandment number 6 bilang Seventh Day Adventist? Nakakasiguro kayo, absolutely matutupad nyo ito sa panahon ng digmaan? Ang sagot po natin dyan ay matutupad yan kung nasaan sa atin si Kristo. Absolutely matutupad kung nasa atin si Kristo, matutupad ang tinatawag na kautusan. Kasi yung mga hindi tumutupad ay wala yung Kristo sa kanilang buhay. So ibig mong sabihin, pag sundalo, kasi pwede kayong magsundalo eh. Ibig mong sabihin, nung pumasok sa sundalo, yung mga Seventh Day Adventist na pumasok sa sundalo, hindi nila tutuparin yung pinangako nilang panata nila sa sundalo. Merong patunay. Meron akong patunay na merong nakatupad yan. Ha? Merong... Hindi. Ang tanong ko, yung kasi nananata yung may oath sa ano eh, sa sundalo na makikipagbaka ka sa panahon ng krisis. Ang tanong ko sa inyo, bilang mga Seventh Day Adventist, matutupad nyo ba itong huwag kang papatay? Paano kung nandiyan na yung kalaban? Hindi nyo papapatayin yung kalaban? Okay. So kasi yung word na huwag kang papatay, yan kasi ay binigay na utos ng Diyos doon sa Israel matapos silang palayain. So, mayroon kasing pagpatay na hindi mo kasalanan. Like for example, yung self-defense, hindi naman yan kasalanan sa hindi Bible. Hindi self-defense ang pagsusundalo kasi talagang humawa ka ng baril para papatay ka ng kalaban. Oo. Kaya ka humawak ng baril eh, kasi papatayin mo yung kalaban na sasakop sa inyo eh. Oo. Matutupad nyo ba yun bilang Seventh Day Adventist, yung commandment number 6, kung kayo ay pinapayagang magsundalo? Sa biyaya ng Panginoon, ang sagot natin dyan ay matutupad. Bagamat wala tayong word for word na sinabi na ang Seventh Day Adventist ay hindi makatupad. So ibig sabihin, yung panata nyo,
sa halimbawa yung Seventh-day Adventist na nanata doon sa bago pumasok sa military, iwala sa kalooban niya yung panata niya doon. So ano yung tanong mo, bro? Oh, wala yung ibig sabihin yung panata niya doon kasi nangako siya doon. Ako pag panahon ng magtanong lang siya. Magtanong. Hindi ka magpaliwanag, magtanong lang. Hindi, i-premise yan kasi. Ah, sige. Yan ang ano, bago magtatanong eh. Okay. Kasi sabi niyo doon, mananata kayo doon sa sundalo, na hindi, ipaglalabang ko ang Pilipinas. Oo, Seventh-day Adventist ka. Ngayon, paano kung nasa kagipitan ka na, dahil nagsundalo ka, makakapatay ka, lalabagin mo ba yung panata mo sa military? Ano alin ang alin ang ipipribil mo, itong 10 utos o yung panata mo sa military? Kung sa atin ano diyan, siyempre nandoon tayo sa utos ng Diyos. Oh, eh. Pero pinapayagan kayo ng relihiyon niyo na pumasok sa military, pinapayagan kayo na manata dito. Ibig sabihin, bukod doon sa Ten Commandments, kasi tinanong kita kanina kung sa utos lang, Ten Commandments lang ba o may ibang utos? May utos kasi si Jesus na gawin mong oo ang oo at hindi ang hindi. Nanata ka doon eh. Oo. Ibig sabihin, nilalabag mo yung utos ni Jesus na gawin mong oo ang oo at gawin mong hindi ang hindi. Kasi nanata ka doon sa military. Wala tayong mapatunay or wala tayong evidence na yung mga Adventist ay dumabag sa utos ng gobyerno. Hindi. Kaya nga tinatanong ko sa inyo kung sakali, kasi pwede kayo mag-military eh. Yes. Nanata kayo doon sa military. Nangako kayo doon sa military. Nangako kayo dito sa 10 utos. Konflikto eh. O, sa panahon ng digmaan, konflikto. Alin dito ang magpiprevail? Pag ito ang sinunod mong huwag kang papatay, lalabagin mo yung utos ni Jesus. Nagagawin mong oo ang oo at hindi. Kung ito naman ang magpiprevail, lalabagin mo naman ito. Saan kayo dito? Seventh-day Adventist. So, ano yung question mo, brother? Oh, saan kayo? Anong tanong? Ano daw ang tanong? Lalabagin mo ba yung pinanata mo sa military? Kasi pinapayagan kayo mag-military. Lalabagin mo ba yun? Actually, kung Bible ang ating pag-uusapan. Hindi Bible ang tinatanong ko. Kung sakali, ang tinatanong ko sa isang circumstance na isa kang military, dahil pinapayagan kayo ng 70 Adventist na mag-military, nanata kayo sa Seventh-day Adventist. Alin dito ang lalabagin mo? Ito bang sa military? Panata mo? Siyempre, malalabag yung panata sa military. Sa military. So, nilabag possible, mo yung... Possible. Okay. So, nilabag mo yung utos ni Jesus na gawin mong oo ang oo at gawin mong hindi ang hindi. Hindi naman yan ang context ha? Ng... Hindi. Ano? Ha? Ng... Hindi. Ganun. Sabi ni Jesus dito sa oo, huwag kang mangako. Oh, yan. Sa Diyos, kasi yan eh. Oo, kung hindi, di hindi sa Diyos, sa lahat ito ang sa Matthew 7. Okay, teka. Okay. So, anong nangyari na kasi ay, may side comment na. Sorry. So, ano yung tanong mo, Brother Lot? Okay, so. So, huwag nang mag-present muna. Mamaya okay, sa rebuttal mo kasi meron kang 15 minutes okay, mamaya. So, ibig sabihin. Pwede mong i-present. Alin man dito ay malalabag nyo. Ang tanong ko, alin ang gagawin mo, bibigyan mo ng priority. Siyempre, yung priority natin, yung kung ano ang inutos ng Diyos. Doon tayo. salamat naman. Okay. Ngayon, ikalawang tanong. Sunod na tanong. Doon naman sa huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan. So, may 1 minute na lang. Time check tayo. Inanyuan o ng kawangisman. Yan bang flag? Inanyuan ba yan at may kawangis yan? Yes. Oh, yes. Inanyuan. Okay. Salamat. Ang tanong, kapag kayo kumakanta ng lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa'yo, anong ginagawa mo dyan? Sinasamba mo ba yung flag o pinaglilingkuran mo lang? Sa tanong mo yan, kasi hindi lahat ng Adventist ay nag-flag ceremony. Kagaya halimbawa sa akin, hindi naman ako nag-flag ceremony. Hindi. Yung ano ko sa buong ano, general, sa 70 Adventist, pinapayagan kasi ng kayo sumali sa mga national ceremony. Ang tanong ko, kapag nangananata ka ba dyan, kumakanta ng ang mamatay ng dahil sa'yo, anong ginagawa mo? Pinaglilingkuran mo ba yung flag o sinasamba mo? Hindi sinasambahan, kundi iba kasi yung pagsamba sa nilarespeto mo lang. Sandali lang, pakisagot lang ng tanong. Pinaglilingkuran mo ba yung flag o sinasamba mo? Kasi categorical yung tanong ko. Yung tanong kasi niya, moderator, doon sa kanyang sinabi, ay wala doon ang sagot kasi. O, then mag-next question ka na lang. Okay, kung ganito kasi, moderator, sign muna tayo.
Kung walang sagot ay pwede next question. Okay, okay. Okay, yun, oh, yun next, ang no, yung pangalawang lang. Babasahin ko ulit ha, yung pangalawang rule. Kung walang sagot, pwede next question agad. Okay. So, yun lang. Kapag i-refresh ko ang tanong, kapag nananata kayo doon sa flag na ang mamatay nang dahil sa iyo, ano ang ginagawa mo sa flag? Pinaglilingkuran mo ba? Hindi naman pinaglilingkuran, next question na lang kasi wala doon yung sagot sa yung sina, katanungan mo. Yung sinasabi, hindi categorical 'yon ang tanong ko. Oh, time na, time na. Okay. Time na, lampas na tayo ng isang minuto. Pinatapos ko lang kasi yung tanong ni Brother. Pwede bang Mr. Moderator maghihim muna? Ah, sige, sige po. Saglit lang mga kapatid, no. Diyan lang muna kayo kasi po ihihim muna yung ating kapatid. Si kapatid. Bigyan natin ng oras. So, mamaya po ay susunod natin ang rebuttal. So kanina, Brother Luther, yung explanation mo diyan sa kanina sa tanong, pwede mo nang ipahayag ngayon. Ano po? Kasi sa tanong dapat wala nga side comment. So ano lang yung tanong? Ayun lang. Okay. Okay, so okay na. Okay na. So sisimulan tayo. Okay, ready na ba 'yung journal? Okay? Pwede ba tayong moderator magbawas ng minuto kasi 'yung data 'yung gamit natin? Baka minuto sa rebuttal at saka sa cross examination. Depende sa inyong dalawa kasi ako mag-argue lang naman ako sa kasi wala naman ditong nakasaad sa rules ninyo. Depende sa inyong dalawa. 10 minutes na lang 'yung rebuttal. Oh, sige, sige. Tapos 7 'yung cross examination. Okay. 10 minutes na lang. Ang ibig yung sabihin ay babawasan yung presentation ninyo yes. O kasama yung rebuttal ay kasi yung ating 10 load, minutes na lang baka maano baka maubos yung 10 load. Minutes at 7 minutes yung cross examination sige okay so, okay so ang natitira ay isang rebuttal at isang cross examination isa pang rebuttal mula sa negative at isang cross examination so at ang huli nitong 10 minutes hati sa dalawa tig 5 minutes yung conclusion ng negative at ng formative. At ayon sa ating napakinggan, ay napagkasunduan ng ating dalawang magkaibigan na nag-usap na paiiksiin po ang oras ng kanilang presentation. Yung kanina, sabi ko po kanina, yung 15 minutes ay gagawin po nilang 10 minutes at yung 10 minutes na cross-examination ay gagawin nating this time ng 7 minutes. Okay po? Okay. So, malinaw. Okay? Brother Luther, pwede mo nang simulan ang iyong rebuttal doon sa affirmative. Yung rebuttal mo doon sa sinabi kanina ni Brother Jonald. Okay. Salamat. Okay. Okay, so doon sa tanong ko kung absolutely or relatively yung pagsunod ng kautusan ng Seventh-day Adventist kasi kiniklaim ng Seventh-day Adventist na sila itong sa Revelation 12:17. Ngayon ang tanong ko, yung pagsunod ba sa utos doon ay relatively o absolutely? Ngayon ang sagot ni Jonald, absolutely. Oo, kasi hindi mo nga matatawag na tunay na church yun kung relatively lang yung pasunod. Ang problema ngayon, nung ang pagsusundalo ng Seventh-day Adventist, kaya ang Seventh-day Adventist sumasali sa digmaan. Oo, sumasali sa digmaan. Paano gagawin niya dun? Nangako siya doon sa military na makikibaka siya sa panahon ng kung mirong mang-aapi. No? Mirong foreign aggression. Makikibaka siya. Ano, hindi ka papatay? Anong, hindi mo babarilin yung kalaban? Ganon yun. Itinatanong ko, bilang religion, Seventh-day Adventist, kasi pinapayagan kayong magsundalo. Kaya mababiolate nyo yung 10 utos ng Diyos na huwag kang papatay. Oo. Kaya hindi kayo itong nasa 12:17 kasi binabiolate nyo itong huwag kang papatay. Kami hindi kami nag Bandarumnik yung camera. Hindi kami nag kasi di na nakikita si hindi kami nag pop-profess, no? Na sumusunod kami sa Ten Commandments kasi para sa amin ang Ten Commandments, ito ay kalooban na lang ng Diyos, hindi ito utos, no? Pero ang religion namin, ginagawa ang lahat para hindi malabag yung utos na mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili.
Kaya hindi kami nagsusundalo. Hindi kami nagsusundalo kasi makakapatay kami pag nagsundalo kami. Ang relihiyon namin ang hindi pumayag na kami ay magsundalo. Samantalang ang Seventh-day Adventist, pumapayag kayo na magsundalo kayo. Kaya hindi absolutely ang pagsunod nyo dito sa utos eh, kundi relatively. Eh sabi mo kanina, absolutely ang pagsunod nyo. Kaya digo kayo dito sa Ten Commandments na huwag kang papatay kasi makakapatay kayo sa panahon ng digmaan. Ngayon, ang sabi mo, kung halimbawang manaig, alin ang susundin mo? Ang Ten Commandments o yung pangako mo sa military? Sabi mo, yung itong Ten Commandments, edi nilalabag mo yung pangako mo sa military. Ang sabi ni Jesus sa Mateo City, gawin mong oo ang oo at gawin mong hindi ang hindi. Ibig sabihin, huwag kang lalabag sa pangako mo. Ay, nilalabag mo naman yun. Kaya, wala ka talagang mapupuntahan. Nilalabag mo ang Ten Commandments, nilalabag mo yung utos ni Jesus. Ngayon, yung sunod kong tanong, tungkol doon sa huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Nasa Ten Commandments pa rin ito. Yung flag inanyuan yan eh. May buwan, may stars. Ang sabi sa Exodus 20, hindi lang niya sinagot eh. Pero alin man dito, pasok kayo dito. Hindi kayo nilalabag nyo ito. Huwag kang gagawa para sa iyo ng inukit na imahin o ng anyo na tulad ng anumang nasa langit o nasa ibaba ng lupa. Huwag mong uyuyukaran ang mayon at maganda ka. Napaglingkuran ang mayon sapagkat ang si Jehovah na yung Diyos ay isang Diyos na mapanibughuin at humiling ng bukod tanging dibusyon. Kaya malalabag nyo rin ito eh. Labag nyo rin ito. Mabuti pa kami na hindi kami nagsasabi na sinusunod namin ang Ten Commandments. Pero hindi namin nilalabag to. Hindi namin nilalabag to kasi hindi kami dyan nagsasaludo sa flag. Hindi kami dyan ang mamatay ng dahil sa'yo. Sipin mo yan, sasabihin mo hindi ka nangangako. Ano yan? Ha? Siyempre, pag sinabi pong ang mamatay ng dahil sa'yo, kapag mirong mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo, nangangako ka nun sa flag. Pinapangako mo na yung flag nagre-represent doon sa bansa. Iyon ay labag sa kalooban ng Diyos. Labag yun sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sa panahon ng Kristiyano, wala nang kinikilingan ang Diyos, maging Hudyo, maging Israelman. Jesus. Sa gayon ay binuka ni Pedro ang kanyang tubig at sinabi, tunay ngayon na pag-uunawa ko na ang Diyos ay hindi nagtatangi, kundi sa bawat bansa, ang tao na natatakot sa kanya at gumawa ng katuwiran ay kaaya-aya sa kanya. Kaya wala ka na dapat pinapanigan na bansa. Kayo, nangangako kayo dun sa flag. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng pangako mo yun, ilalagay mo pa yung kamay mo dito. Ha? Pinapayagan ng Seventh-day Adventist nun. Ha? Oo. Ang mamatay ng dahil sa iyo, yung buhay mo, ibibigay mo sa bansa mo, nalabag sa kalooban ng Diyos yun. Bakit? Kasi sabi ng dito, ang kalooban ng Diyos ay wala na siyang tinatangi, kundi sa lahat ng bansa na tao. Ganun. Kaya hindi kayo ito eh. Revelation 2, hindi kayo ito. Nilalabag. Mabuti pa ang saksi ni Jehovah, hindi nagsasabi na kami tumutupad sa Ten Commandments. Pero hindi namin nilalabag to kasi doon kami nakasaling sa utos ni Jesus na ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso at buong kaisipan. Kapag ginawa mo yan, hindi mo iniibig ang Diyos ng iyong buong puso at kaisipan. O kapag nagsaludo ka sa flag, o kasi silusos siya eh. Ngayon, doon sa pagpatay, hindi kami, bawal kami pumasok sa sundalo eh. Ako nga, hindi ako makakapasok sa saksi kung hindi ako, buti hindi natanggal ako sa pulis eh. Kasi sa pulis talaga makakapatay ka. At saka ang training, doon nagtitrain kayo kung paano patayin yung tao. Sa pulis at saka sa sundalo. Mas lalo sa sundalo. Talagang ang training doon, pagpatay talaga ng tao. Kaya dapat, ang Seventh-day Adventist, hindi nila pinapayagang magsundalo kayo. At saka hindi nila kayo pinapalagang mag-ano sa flag. Kasi malalabag nyo itong Ten Commandments. Kaya hindi kayo ito. Roma 12 sa staff. Hindi talaga kayo ito. Ngayon, ang
sunod, no? Balik na ako dun sa presentasyon ko. Na yung Mateo 24:9, ang mga saksi ni Jehovah ang katuparan noon. Kasi sa mga huling araw to eh, Mateo 24:9, na kayo ay basahin ko ulit. Mateo 24:9. 2 minutes, Brother Lothar. Natitira. Magkupo. Kasi pinaksin natin. Kung magkagayon, ay ibibigay ko ng mga tao sa kabigatian at papatayin kayo. At kayo ay maging tudlaan ng pagkabot ng lahat ng mabansa dahil sa aking pangalan. Sa pagmamasid ng mundo, ang mga Jehovah's Witness ang nakakatupad nito. Bakit? Pag nag-search ka sa Google, ano? Nag-search ka sa Google, ano ang lalabas kapag nag-search ka ng persecution of Jehovah's Witness? Ang lahat ng makikita mo ay yung mga website na hindi sa saksi na nagpapakita na the most persecuted religion in the 20th century is the Jehovah's Witness. Nawala yung ano ko. Pag nag-search ka sa Google, subukan yung mag-search sa Google at lalabas yun. The most persecuted religion is the Jehovah's Witness. Oh. Kaya mga saksi ni Jehovah ang katuparan nitong Mateo 24:9. Titingnan ko itong persecution of Jehovah's Witness. Pag nag-search ka ng persecution of 70 Adventists, wala kang makikita. Kahit may meron doon mga galing sa website nyo. Galing sa website nyo ng 70 Adventists, eh hindi naman natin paniniwalaan yun kasi hindi naman namin paniniwalaan yun kasi doon kami sa itong kinuha namin kung source ay galing sa neutral na website. Ibig sabihin, hindi saksi, hindi the 70 Adventist. Ito, persecution of Jehovah's Witness. Ang sabi dun, mapupuot sa inyo ang mga bansa. No? According to Law Professor Archibald Cox, Jehovah's Witness in the United States were the principal victims of religious persecution. They began to attract attention and provoke repression in the 1930s when the proselytizing and number rapidly increased. Binin. Huh? Ang kinuhuli sila sa Binin, sa Bulgaria. It attackers threw stones, damaged furniture, injured at least 5 of the people gathered inside. Pinag-mob sila, yung binabato ng mga tao. Sa Canada, pinagkukulong sila. Sa China, bawal sila sa China. Cuba, bawal sa Cuba. Eritrea, France, sa lahat. Ang haba nito, oh, napakahaba nito sa lahat ng bansa. Sa lahat ng bansa ay pinipersecute ang mga saksi. Dito sa Pilipinas noong 1940 ang mga estudyanteng saksi ni Jehovah ay kinick out lahat sa eskwelahan dahil ayaw magsaludo sa flag. Ganun ang persecution sa Jehovah's Witness na hindi nangyari sa mga 70 Adventists. Hindi nangyari sa inyo yun. Ang sabi dito sa mapupuot sa inyo ang mga okay. Bansa. So time na po, time na. Okay. So Brother Jonald, handa ka na ba sa yung ano, cross-examination? Wala masyadong galingan. So, batay doon sa gitna lang, ano? Sa gitna lang, sa gitna. Batay doon sa... Wala masyadong galingan, ha? Ribata lang. Ano yung ano ko? Okay. Wala naman tayong itagagaling na. So, ang oras ay 3:46. So, i-adjust lang natin, ano? So, ayon sa ating napag-usapan ay pinaikli natin sa 7 minutes yung cross-examination. So, kaya ang magsimula tayo 3:46, so ito yung magtatapos doon sa 3:51. I mean 3:58. Okay? So Brother Jonald. Okay. So una kong tanong, Brother Lot. Okay. Yung sinabi mo kanina na ginamit mo yung Ten Commandments na huwag kang gagawa ng larawan, inanyuan. Nakawangis ng nasa langit at nasa lupa na dapat mong sambahin. So at ikinamit mo doon sa plug. So ano bang sinasabi doon sa Ten Commandments na ikalawang utos? Huwag kang gagawa ng larawan ay nanyuan. Huwag kang gagawa ng plug na dapat mong sambahin. Walang kategori ka lang po yung ating ano dyan. Ang sinasabi doon ay huwag kang gagawa ng larawan na inanyuan. No? Hindi tinutukoy sinasabi na huwag kang gagawa ng plug. Wala sinabi doon. Kaya lang, yung flag ay mayroong mga larawang inanyuan yon na makikita
sa itaas ng lupa, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Ano yun? Yung bituin. Yung mga stars. Oh, yung mismong kulay. Makikita yun dito. Kaya larawang inanyuan yun. Ano ba, okay, next question. Ano ba ang pagkaalam mo ng or yung tinatawag na pagsamba at pagrespeto? Ano ba yung ano mo dyan? Yung ano? Yung tanong ko. Yung ano ba yung definition mo ng pagsamba at gayon din yung pagrespeto? Okay. Sa Biblia kasi, pag nagsabi ka ng pagsamba, maaari yung act of ano yun, prostrating. Ibig sabihin, yung gumaganon ka, pagsamba na yun. Sa mga hari noon, ginagamit sa Biblia na termino, pagsamba. Sa mga hari noon, sila Abraham gumagawa noon, nagpo-prostrate sila sa doon sa nakakataas na hari. O sa Biblia, ginagamit na pagsamba yun. Ibig sabihin, the mere act of prostrating is considered worshiping, pagsamba. Okay. Ngayon, hindi lang kasi pagsamba ang sinasabi ng Biblia, kundi paglilingkod. So next question, pagka sinabing, ginamit mo kanina si Abraham, naniniwala ka ba kay Abraham na si Abraham ay anak ng Diyos? Or bayan ng Diyos, si Abraham? Oh, hindi pa tatawag na bayan ng Diyos si Abraham kasi isang tao lang yun. Pero sabihin natin na si Abraham, naniniwala ka ba na siya ay mayroong relasyon sa Panginoon? Mm-hmm. Okay. So, nang sinabi mo kanina na si Abraham from the Old Testament ay nagyuyukbo sa mga hari, mayroon bang patunay sa Biblia na basahin mo kung saang talata si Abraham ay nag-prostrate? Oo, yan, sa hari. Maganda sana nga kung may internet kasi magkikita kagad natin. Ang problema ngayon, kakapain ko pa sa Biblia. Pero meron yan. Okay. So, sa pagyukbo ba ni Abraham sa hari, ang tanong ko dyan, nagkasala po ba siya sa Diyos o hindi? Hindi. Hindi siya nagkasala? Sa ibig sabihin, pagka hindi lahat na nagre-respeto o nagyuyukbo, nagkakasala. Kasi sabi mo, hindi. Tama. Okay, ito ang sagot ko, ha? Hindi nagkakasala. Pero yung sa flag, nagkakasala ka nun. Bakit? Bakit ka nagkakasala nun? Kasi pinaglilingkuran mo yun, sinabihan mo pa na ang mamatay ng dahil sa'yo. Okay. Ano ngayon yung kanta mo, kanta-kanta lang? Bawal nga kayong kumanta ng mga worldly song . Yung pangako yun . Kaya bawal yun. Okay. Kasi may makadebosyon na yun. Devoted ka na nun. Okay, next question. Ano ba ang pagkaiba ng pagyukbo mo or pagalang mo, pagrespeto mo sa hari kaysa pagrespeto mo sa flag? Anong pagkakaiba ng pagrespeto sa hari? Sa panahon ni yung sa hari, yung pagrespeto mo ay pagpapakita lang yung ng respeto na siya ay nakakataas-taas sa iyo, subject ka niya. Pero yung sa flag, kung act of respecting lang, kasi kami kahit kami nagre-respeto rin kami sa flag, nakita niyo kapag pinapahinto, humihinto din kami. Nag-stand attention din kami. Yun nga lang, hindi kami nagsasalot. Okay. Pero yung pag sa flag, yun ay kasalanan na. Bakit? Kasi pinaglilingkuran mo na noon yung flag. Okay. At yun ay bawal ayon sa Biblia. Okay. Kanina nasabi mo na base nga sa sinabi mo na kayo ay nagre-respeto din para hindi para sumamba. So ang tanong ko dito, sa sunod ko na tanong, mayroon ka bang patunay na ang Seventh-day Adventist ay sumamba sa flag or katulad din sa ginagawa nyo lang na tumatayo lang? Hindi. Pwede kayong nakikita ko yung mga kasama kong hindi. Nakikita ko yung mga kasama kong 70 at din sa katayangan. Nagsasaludo sila sa flag . Okay. Sumasalot sila at kumakanta rin sila . Ang mamatay ng dahil sa'yo. Kita mo? Okay. 70 Adventist yun. Okay. Pero sa saksi niyan, wala kang makikita niyan. Okay. Yung sa ginamit ko kanina na Revelation 12:17. Sa pagkaakala mo, yung aking presentation doon, binanggit ko ba in general or believers lang? Or ibig sabihin yung
mga tao lamang na tumutupad yung sinabi ko doon, tumutupad sa utos ng Diyos at mayroong patutuon Jesus. Alin ba sa dalawa yung binanggit ko doon? Si general lahat or? Binanggit mo Seventh-day Adventist. Okay. Yung bayan ng Diyos. Seventh-day Adventist? Na katuparan nun. Okay. So, mayroon pa bang oras, bro? Mayroon pa. 1 minute na lang. 1 minute. Oh, sige, okay. Tatanong ka tapos last na sagot niya. Okay. So, sa next ko na question, ginamit mo kanina naman yung Matthew chapter 24 verse 9 na sinabi mo saksi ni Jehovah. Ay mayroon bang patunay based on the prophecy, no? Prophecy ang aking tinatanong sa Bible na nagpapatunay na talaga ito ay ang mga saksi ni Jehovah. Oh, ang katunayan noon yung nangyayari ngayong panahon. Okay. Oo. Kasi ngayon panahon, nagsisilabasan yung mga iba't ibang reliyon, naglabas saksi, naglabas Seventh-day Adventist. Ngayon, nakikita ng buong mundo na Jehovah's Witness yung persecuted ngayon, persecuted religion. At yun ang katuparan ng Matthew 24:9 sa ngayon kasi huling araw ang tinutukoy dun eh. Oh, kaya ang patunay dito ay yung pagmamasid ng mundo na mga hindi saksi ni Jehovah, na mga saksi ni Jehovah ang most persecuted religion, hindi Seventh-day Adventist. Okay. So, yan na. Time na po. Tapos na po ang ating cross-examination. At sa puntong ito ay ibibigay natin ang 10 minutes na kasi kanina 15 minutes. So, pinaikli natin ayon sa sinabi natin kanina na gawin nating 10 minutes na lang ang ating gagawing rebuttal. At sa cross-examination ay 7 minutes. Okay, Brother Jonal, ready ka na ba? Okay. So, sa muli po ay muli pinapasalamatan natin ang Diyos, ano? Na sa atin po ay gumagabay. At siyempre po ay ginamit niya kanina yung Matthew chapter 24 verse 9 na sinasabi niya na ito daw ay tumutukoy sa mga saksi ni Jehovah, no? So ang tanong, ito po ba ay saksi ni Jehovah na sila? Sapagkat kami po ay hindi naman po kami against na tawagin kaming saksi ni Jehovah, sapagkat in the book of Matthew chapter 28 kayo ay magiging saksi ko. I mean, gawa kapitulo 1 ang talata 8 hanggang 10 na kayo magiging saksi ko. Kaya yung Seventh-day Adventist believer ay pwede po kaming tawagin na saksi ni Jehovah or saksi ng ating Panginoong Hesukristo, at pwede rin kaming tawagin born again Christians. So hindi lamang sa pangalan kundi sa katawagan na nakikita sa tinatawag na aksyon. So ngayon, ginamit niya kanina yung Matthew chapter 24 verse 9 na sabi niya doon daw ay tumutukoy sa mga saksi ni Jehovah na niya yung lumabas noong kay Russell, ano? So ang ano natin diyan ay napaka hindi po katotohanan, sapagkat according to the prophecy sa Daniel chapter 7 ay mayroon pong panahon kung kailan uusuyin at papatayin ang mga Kristiyano. Sapagkat kung titingnan natin yung Daniel chapter 7, Biblia po mismo ang ating pagbabatayan, ano? Hindi po kung ano-ano yung mga referensya, mga ano, kasi tao lang naman yung ano diyan yung gumawa at pwede pong magkamali. So dito po sa Daniel chapter 7 verse 25 na ano ang sabi ng Biblia? At siya'y magbabadya ng laban sa kataas-taasan. Ito po yung magsasalita ng kalapastanganan, ang Antikristo. At sinabi po dito, at kaniyang lilipulin ang mga banal ng kataas-taasan. Ibig sabihin, kaniyang lilipulin, pagka ginagamit yung word na lilipulin, kaniyang uubusin. Ibig sabihin, papatay niya, papahirapan. At kaniyang tatangkahin, baguhin ang panahon at kautusan. Tapos, ito po yung ating papansinin. At sila ay mangagbibigay, ibig sabihin sila ay mangagbibigay itong karakteristik ng mga taong ito sa isang panahon, mga panahon at kalahating panahon. So, ang Bible ay nagpapaliwanag kung kailan uusigin yung bayan ng Diyos na binabanggit doon sa Matthew chapter 24 verse 9. Sapagkat kung uulitin natin, si Jesus Christ ay nagsalita po yan, ang naghahari po Roman Empire na sa 1st century. At alam natin na itong hula po ito, yung sinabi din ni Kristo, hula din sa huling panahon. Kaya magkakaparehas po ito sila. And then ganun din sa Revelation 12. Mapapansin natin dito na itong papahirap ng Antikristo at kanyang pagtangkang babaguhin ang utos ay dito po ito sa loob or mangyayari sa loob ng 1260 years. So alam naman natin at mayroon tayong babasahin na mga referensya at upang patunayan pa, baka sabihin ni kaibigan na Lot na or ni Brother Lot ay hindi ito katotohanan, no?
So ito po ay mababasa natin, particular mga kapatid, sa ano, dito po sa tinatawag na sa sulat ni ng Grace Under Roman, Romans George Spinley, no, page 198 to 240, na dito po ay sinabi upang patunayan natin kung kailan ito nagsimula yung pagbabago, or I mean yung pagpapahirap ng mga banal ng katastasan. Sinabi po dito, mga kapatid, sabi po dito, the reign of Justinian is more remarkable as a portion of the history of mankind than as the chapter in the annals of the Roman Empire or of the Greek nation, the change of centuries pass in rapid succession before the eyes of one generation. With the conquest by the Rome Belisarius, the history of the ancient city may be the considered terminating, and with the defense against witches. Kailan ito? AD 538, no? Commence the history of the Middle Ages. So ano naman ang sabi, mga kapatid, sa Christian, history of the Christian Church, page 310 to 311. Justinian enriched himself with the property, no? With the property of the law, of all heretics, that is non-Catholics, and gave older churches to the Catholics, published edict in 538 AD. So hindi ko natatapusin, bagamat dito po'y pinapakita based on the mga writings ng ating mga kaibigan, ng mga Roman Catholic at saka sa iba pang mga Bible, sa mga iba pang mga talata or mga referensya, na ito po pala ay nagsisimula or nagsimula doon sa panahon ng tinatawag na 538 AD. Sa panahon ng tinatawag na Papal Rome, sapagkat Papal Rome na po ang naghari sa panahon na yan. At mapapansin natin na dito po sa loob ng tinatawag na 1,260 years ay kung ating i-calculate doon sa 538 AD, ito po'y magtatapos doon sa tinatawag na 1798 AD. Kaya malinaw at maliwanag na hindi po ito ang Seventh-day Adventist na Jehovah's Witnesses and the last days sa panahong ito na sila ito, kasi wala pa namang Jehovah's Witnesses noon. At sabi ko na kanina na yung Seventh-day Adventist, hindi lamang po tayo'y tumitingin sa katawagan, sapagkat yung word na Adventist, ito po'y galing sa salitang Adventum in Latin, kundi ako nagkakamali, na ibig sabihin nag-aantay sa muling pagbabalik ng Panginoon. At mayroon po siyang or nangingili ng ikapitong araw. So kung titingnan natin dito sa during the Dark Ages, kasi Dark Ages po ang tawag dito, wala pong ibang pinapatungkulan dito, bagamat hindi po sila tinawag na Seventh-day Adventist sa name, sa katulad sa atin na ating pinarehistro, kundi sila po ay tinawag din na Adventist, sapagkat sila po ay nag-aantay sa Panginoong Jesus, no? Kaya nga po, mga kapatid, so kung ating makikita, mali po yung sabi niya na Matthew chapter 24 verse 9 na sila po yun, kasi mayroon ngang panahon kung kailan ito uusigin. Yung kanyang present kanina, puro naman yung kanina sa Mexico or ano pan, Canada, yun naman ay nangyari noong mga 19 centuries na. Kaya hindi nga sila yun, mga kapatid, ano? At ulitin ko po, according to the Bible, ay hindi natin sinabi na Seventh-day Adventist lahat itong binabanggit, lahat ng Seventh-day Adventist maliligtas, hindi gayon, no? Wala tayong sinabing ganon sa Bible, sapagkat kung ating titingnan, mga kapatid, according sa sinabi ni Herman Stratman, no? According sa kanyang sulat sa Martos page 105, na ganito ang sabi, according to the parallel Revelation 22 verse 9, the brothers referred are not believers in general, no? But the prophets. So ito po ay yung maliwanag na sinasabi dito, na ito pong huling yung nalalabi, mga kapatid, mga kaibigan, tayo naniniwala na ito po ay Seventh-day Adventist, not in general, hindi lahat ng mga Adventist, kasi mayroon namang Adventist na ito, katotohanan lang po aking sasabihin, na mayroon talagang lumalabag. Kaya nga sabi niya kanina na
ginamit kayo, makakalabag kayo dahil pulis kayo. So, meron po at tayong patunay na meron pong kinaman si Desmondas, no? Kung kilala niyo po 'yun, soldier naman 'yun, pero hindi siya nakalabag sa utos ng Diyos at nanatiling tapat sa Panginoon, kaya nasa tao lang po 'yan. So, kasi sa atin ang mga kung Bible ang ating pag-uusapan according to the pagkakilala ng True Church, walang iba kundi Seventh-day Adventist. Kaso nga lang, katulad din sa bayan ng Diyos noon. Ang bayan ba ng Diyos noon? Kahit na sila ba itunay na bayan ng Diyos, silang lahat ay ligtas na o masunurin? Hindi naman. Kaya maliwanag na kung mayroong mang binabanggit yung Bible sa tunay na iglesia, hindi lahat yan ay solido or solid yung kanilang lahat ay tumutupad. Hindi naman. Walang ganun. Kasi kaya ating ang hinalimbawa doon sa Old Testament, yung bayan ng Diyos, pagmamayari ng Panginoon, marami din po ang lumalabag. Kaya nga, sinabi niya, huwag kayong gagawa ng larawan kasi merong gumagawa ng larawan. At yung ginamit niya kanina, yung plug daw kuno na kami ng mga Seventh-day Adventist na nakakalabag. So, maliwanag na katulad din sa inyo ang yung aming ginagawa na kung kayo po ay nagre-respeto, nagtumitigil kayo, ay hindi rin kami gumaganon. Like for example, ako po, hindi ko naman po itinatas yung aking sarili sapagkat ako naman po ay nakakaunawa ng Bible kung anong kalooban ng Panginoon based on my own conviction sapagkat pagka totoo na nga naman, pagka sinamba mo ang mga lahat ng bagay, nagkakasala ka sa Diyos, no? Hindi nga lang, plug ang pwede kang magkasala kahit na yung kayamanan, magkakasala ka din. So, kaya kami, kung kami po ay tumatayo sa plug ceremony, ay hindi kami gumaganon. Tumatayo lang kami bilang respeto, katulad din sa inyo na mga saksi ni Jehovah. At ang tanong, kung kayo ba na si saksi ni Jehovah ay ganun, ay meron din sa inyo mga hindi naman talaga tumutupad. Ay parehas lang po sa atin, no? Kaya sa Bible, kung merong mang pagkakilanlan ng tunay na iglesia, ito po yung merong spirit of prophecy at merong sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi po yan ang aking sinabi na lahat. Kasi sinabi ko nang kanina, mayroong example ng Old Testament na bagamat mayroong utos sa kanila upang wag magkasala, ay mayroon pa rin lumalabag. Kaya, in honestly, bilang pagtatapat na presentation, sa Seventh-day Adventist, mga kapatid, ay mayroong mga tapat na mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, ito po yung mga tao na umiibig sa Diyos. Kaya nga, pagka sinabing pag-ibig kasi, ito po ay pagstupad sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, itong mga maliligtas, Revelation 14:12 na mayroong pananampalataya ni Jesus at pananampalataya kay Jesus at mayroong sumusunod sa utos, ito po sila ay tiyak na mayroong pag-ibig sa Diyos. Kaya nga, pag sinabing pag-ibig, yung definition ng Bible, ito po ay apagtupad sa kanyang utos, no? Katulad ng sabi ni Kristo sa John na manatili kayo sa aking pag-ibig, kagaya ng pag-ibig ko sa Ama, na kagaya ng pagtupad ko sa aking utos, sa utos ng aking Ama. Okay. So, time na bro, time. So, at yun po ang natapos ang rebuttal ng ating kapatid na Brother Jonald. So, ngayon po ay so mag-excuse muna ako sa inyo, ihilang ako, no? Sige po. So, excuse muna mga kapatid. Relax muna kayo. Inyong ano. Sir, andali. Okay, maraming salamat mga kapatid sa inyong pananatili sa ating programa ngayon, yung maginong pag-uusap ng ating dalawang kaibigan. So ngayon po ay dadako tayo sa cross examination. So ang makukrus po ay ating kapatid na Lot Di Parine. Brother Lot,
panahon mo lang po. Okay. Yung tanong ko, kasi sabi mo, yung Mateo 24:9 hindi nangyari sa ika-20 siglo. Sabi mo, pinatunayan mo sa paliwanag mo kanina. Ang tanong, at dinagdag mo na nangyari yun nung mga 6th century CE. No? Ang tanong, bumalik na ba si Kristo nung 6th century CE? Nasabi mo na natupad yung Mateo 24:9. Ang sagot natin dyan ay hindi natupad yun sa panahon ng during Dark Ages base sa ating presentation kasi hindi pa naman bumalik si Kristo base sa aming paniniwala. Sa inyo, bumalik na. Hindi. Ang tanong ko, kasi sabi mo, yung Mateo 24, no, hindi nangyari sa 20. Ika-20 siglo yung sabi ko na sa mga saksi ni Jehovah, hindi nangyari. Hmm. Sabi mo dun sa 6, 538 ba yung sabi mo kanina? Ika 6th century BC nangyari yung Mateo 24:9. Eh, doon sa Mateo 24:9, sagot yun ni Jesus sa tanong ng kanyang mga apostol na kung kailan siya babalik. Ngayon, sabi mo, nangyari yun sa 5, 6th century BC. Ibig bang sabihin, bumalik na si Kristo nung 6th century BC? Okay, objection ko muna ha sa atin. Kasi yung konteksto kasi doon, hindi babalik, kundi ano ang palatandaan ng muling pagpapati rito at katapusan ng mundo? Oo. Ibahin ko yung tanong ko. Oo. Ang tanong kasi ni Jesus, nang tanungin siya ng mga apostol niya, kung ano ang matanda na yung pagkanaririto at ang katapusan ng sistema ng mga bansa, ang tanong niya, ang sagot niya, yung mga sinabi niya, kasama niya yung Mateo 24:9. Sabi mo, yung Mateo 24:9 nangyari nung 6th century. Ibig bang sabihin, bumalik na si Jesus nung 6th century? Ako, ang sagot natin dyan, hindi pa bumalik si Kristo kasi ayon sa Mateo chapter 24, hindi naman doon tinutukoy na dumating na si Kristo, kundi palatandaan ng muling pagpaparito ng Panginoon at katapusan ng mundo. Muling pagpaparito, ibig sabihin, yung bago dumating si Kristo, mangyayari ang mga bagay na ito. O, ito po yung sabi ng talata. Yung palatandaan nangyari ng 6th century CE? Hindi lang 6th century CE, kundi nagsimula ito noong after 538 AD to 1798. Ganun ang pag-uusig ng mga maraming napatay. Ganun, ano? So, inaamin mo na hindi sa mga Seventh-day Adventist nangyari yun? Sa pangalan na katawagan, pero doon kami nanggaling. Ibig sabihin, continuous yung bayan ng Diyos. Kasi yung presentation ko kanina, bayan ng Diyos, at sinabi ko kanina na hindi kami sa pangalan tumitingin, kundi doon sa mga karakter na sila ay Adventist din. Ibig sabihin, nag-aantay sa Panginoon. Okay. Pamaliwanag na... ngayon sa paliwanag mo, ang sunod kong tanong, doon sa Revelation 12:17, mayroong kang sinabi doon na patutuo kay Jesus, no? Na sabi mo ay tumutukoy sa prophecy ni Ellen White. Propeta, sa 70 Adventist. Ngayon ang tanong ko, nangyari ba 'yon doon sa mga pinersecute nung 6th century BC? See? Nangyari ba yun? Nabuhay na ba si Ellen White noon? Hindi pa nabuhay si Sister Ellen White. Oh, so wala sila dun sa Revelation? Yung ang Revelation 12 na aking presentation, ano yan, sa panahon ni Jesus Christ hanggang sa huling panahon. Yun ang konteksto. Ibig sabihin nga, yung mga sinabi mo na pinersecute noon, hindi sila yung Revelation 12:17? Kasama po sila dun. Sa Revelation 12:17. Wala pa naman si Ellen White noon? Si Sister Ellen White, ang kasama po doon kasi after 1798, kung babasahin natin doon sa Revelation 12:16-17, yun po ay ang fulfillment sa paglitaw ng tunay na aral kasi corrupted and the during the Dark Ages. Corrupted yung aral. Okay. Paglitaw ng Sister Ellen White. Sabi nyo kasi, sabi mo kasi, 70 Adventist tong 12:17 dahil may sumutupad ng kautusan una at ikalawa ay tawag nito, May patutuo kay Jesus. Ngayon, ang tanong ko, kanina sabi, tanong ko sa iyo, yung bang pinersecute ng 6th century CE, di wala pa si, wala pa yung guys, Ellen White, wala, hindi pa naman nabuhay si Ellen, wala pa silang patutuo kay Jesus. Actually, ang sagot natin dyan, yung patutuo ni Jesus, according pa rin sa hula, after the 1,260 days. Ibig sabihin, after ng persecution,
doon lilitaw ang tunay na arat ang hula. Ibig sabihin, yung connected siya doon sa prophecy ni Daniel. O, ibig mong sabihin, yung patotoo ni Juan, hindi yun patotoo kay Jesus. Patotoo ni Juan, doon nakulong siya sa Patmos. Yung patotoo ni Juan ay galing din yun sa patotoo ni Jesus kasi nga propeta nga si Juan eh. Oo, sabi. Oh, sige. Propeta. Pagka sinabing propeta mga kapatid, lalong-lalo na sa ating kaibigan na saksi ni Jehovah, pagka sinabing propeta, hindi lang tumutukoy sa kay dyan, tapos na, hindi ganun. Kaya nga sa Old Testament, puro propeta si Moses. Pagkamatay ni Moses, mayroong mga propeta Elijah, marami pang mga propeta, Prophet Isaiah. At hindi yan nawawala, John the Baptist, propeta din, si John the Liberator. Hanggang sa huling panahon, kinakailangan yung propeta. Hindi, ang sagot mo sa akin kanina, naganap yung sa 1270 na patotoo kay Jesus, noong range ng 538 hanggang 1798, sabi mo naganap. Yes, oh, natupad. Oh. Natupad. Ibig sabihin, hindi natupad yun kay John the Baptist nung magpatotoo siya kay Jesus sa Patmos. Yung sa panahon ni John the Baptist, actually yun po ay hindi pa yun ang panahon ng papal Rome. Hindi pa nagsimula yung 538 AD. Ang naghahari po yun mga kapatid at lalo na kay Sir Lot ay pagan Rome sa panahon pa yan ng Roma after death of Christ. Roma po. Okay, ibig sabihin sa panahon ni John ay ipinakita la sa kanya yung mangyayari in the future. Ibig sabihin mas matutuo yung sa inyo yung patutuo sa inyo na ganap kaysa doon kay Juan Bautista. Hindi si John ang katuparan yon kasi nga pinakita nga kay John na ganito ang mangyayari sa hinaharap. Ganun ang mangyayari sa hinaharap. Okay, time. Talaga naman ano. Si 4:14 ang ating time. Okay? Magbati ka muna bro bago so, ka magano. Sige, babatiin pala natin ang ating mga kapatid diyan. Okay, sa lahat at of course sa lahat po ng mga hanggang ngayon ay nanatili sa panunood. Meron tayong na nanonood ngayon mahigit 105 na mga viewers sa ating sa ating ginawang pag-uusap ngayong hapon. At of course, bago tayo magpatuloy ay binabati po kayo ng dalawa nating mga makaibigan na mga magkaibigan na so sa doktrina lang po sila magkaiba, ngunit sila po ang totoo ay magkaibigan talaga. Okay, binabati kayo ng isang magandang hapon. Okay, so ngayon ay since tapos na tayo sa cross-examination, yung natitira po ay 2 5 minutes na pagbibigay ng konklusyon ng bawat isa. Anong gusto nyo? I-extend yung kasi sa tingin ko as ano lang ha, ito ay 7 minutes lang. Ano lang, kumbaga suggestion. Oh, 7 minutes. Eh kasi parang napaka-ikli ng 5 minutes as conclusion. So 7 na lang. Gawin nating 7. Okay, so gawin nating 7. So conclusion muna, Brother Jonald. Okay. Ikaw unang magbibigay ng conclusion. 7 minutes at ang pagkatapos nito ay conclusion naman ng ating kapatid si Brother Lot. Okay? Okay? So handa ka na ba? Okay. Sige, simulan muna ang oras natin ay 4:16. So sa loob ng 4:16 4:23. Tama ba? Yes, sir. Okay. So diyan magtatapos ang time. Okay, Barjonald. Okay. So sa muli po ay nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagkakataong ito ng pakikipag-usap ng ating kaibigan na si Sir Lot Di Parini ng Saksi ni Jehovah. At gayon din sa ating mga kapatid na nanonood at sa mga kaibigan natin na mga nasa iba't ibang mga relihiyon. So, sa akin pong huling tayo ay nais ko pong tindigan na ang Seventh-day Adventist Church believer ay siya po yung katuparan ng Revelation 12 at siya rin po yung tunay na iglesia sapagkat mayroon po siyang identity. No? Una po, babalikan ko po yung kanyang identity ay walang iba kundi tumutupad sa utos ng Diyos, entole. Ibig sabihin, hindi po sila against sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, yung utos ng Panginoon, kanila itong iniingatan sa kanilang mga buhay. At pangalawa, mayroon po silang gift of prophecy. Kaya nga, kung sa dinami-dami ng mga relihiyon na kung ating tatanungin sa huling panahon na ito, ay wala pong makakapasa sa pamantayan ng Biblia, particular sa Revelation 12:17 na binabanggit, kundi ang Seventh-day Adventist, sapagkat mayroon po kaming kinikilalang propetesa na si Sister Ellen White at sa kanyang mga hula ay meron pong naganap, no? Like for example, nagbibigay po ako ng halimbawa yung Twin Tower
Actually, ito po ay na-news sa panahon ng ni Nuli de Castro, kung hindi ako nagkakamali, na ito pong hula ni Sister White, matagal na po na during pa sa panahon niya ay matagal po na mataas po yung yung agwat bago ito natupad. Kaya isa po ito sa mga patunay na Sister Ellen White ay aming kinikilalang propetesa. At bukod dito mga kapatid, yung word na ginamit na tumutupad sa utos ng Diyos, kahit nasabihin natin na tumutukoy ito or ang mga halimbawa, Ten Commandments, ay saklaw po dito yung mga utos. Katulad halimbawa yung dietary laws, no? Sapagkat kanina yung kung mayroong mang tunay na iglesia na sinasabi na magsipasok kayo sa makipot na pintuan, ginamit kanina ng ating kaibigan, na ibig sabihin ito si Kristo ang ating pasukan sapagkat siya yung pintuan, mga kapatid. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesus ay ipinapaiwas ka doon sa kasamaan. Pinapaiwas ka sa mga makasanlibutan. Kaya kung ating titingnan, kung ating ititrace sa panahong ito, ay walang ibang pinapatungkulan kundi ang Seventh-day Adventist believers sapagkat hanggang ngayon ay tinuturo natin na mag-iwas sa mga karumaldumal. Mag-iwas sa mga makasanlibutang bagay. Pero sa totoo nga, honestly, ay meron talaga naman na kahit na pagsabihan mo ng ganito ay meron namang tumutupad, lumalabag. Kaya nga sinabi natin na itong maliligtas, bagamat ito po ay Seventh-day Adventist, pero yung mga tumutupad lamang. So ngayon, sa ating pagpapatuloy, meron po siyang tinatawag na Spirit of Prophecy. So, meron po akong babasahin pa na ito po ay galing kay James Moffat, no? Baka sabihin naman ni Brother Lot ay wala kang patutuo na yan ay tinatawag na patutuo na propeta, no? Bukod kay kanina na ginamit natin kay tinatawag na Herman Stratman, gamitin naman natin si James Moffat according to Revelation volume 5 page 465 na ano ang sabi, for the testimony of witness of Jesus is the spirit of prophecy, no? This cross-marginal comment especially define the brethren who hold the testimony of Jesus as professor of prophetic inspiration. Ibig sabihin, naghahawak, hold. At sabi po dito, the testimony of Jesus practically equivalent of Jesus testifying, it is the self-revelation of Jesus according to the to chapter 1 verse 1, due ultimately to God which moved the Christian's prophet, no? So kaya hindi lang tayo ang nagpapatunay kundi ito yung mga Bible scholar na sinasabi na ito pong iglesia sa huling panahon na ito, ang kanyang pagkakilanlan, kanyang identity, mayroon po silang gift of prophecy. Ibig sabihin, mayroong propeta sa gitna nila, gumagabay. Ibig sabihin, bukod sa tumutupad sila sa utos ng Diyos, mayroon silang propeta. Kaya nga, kung ating titingnan yung bayan ng Diyos, hindi po nawawala yung propeta. At kung titingnan natin sa panahong ito, sa huling panahon, halos lahat ng mga relihiyon ay walang propeta, no? Maliban lang sa Seventh-day Adventist believer. Kaya nga, sinasabihan nila at pinaparangatangan na Sister Ellen White daw ay bulang propeta dahil wala daw propeta na babae. Pero kung titingnan natin yung Bible, mayroon naman pong propetesa na babae, no? Kung titingnan natin si Anna, no? Si Anna the prophetess according sa aklat ng New Testament ay meron po, no? So yan po ang karunungan ng Diyos. At kung titingnan natin yung Seventh-day Adventist believer ay ito po yung iglesia na tuturuan ka na huwag kang magkasala sa Diyos. Ibig sabihin, yung turo niya ay tinuturuan ka na huwag magkasala sa Diyos. Particular, yung dietary laws, pinapaiwas ka sa mga pag-iinom ng mga alak or ano pa. Kaya kung sa ang tanong sa Seventh-day Adventist at saka saksi ni Jehovah, ay napakalayo ng saksi ni Jehovah, no? Na sila yung tunay na iglesia sapagkat lahat sa kanila ay bihira lang yung bawal sa kanila, no? Yung utos ng Diyos ay talagang ano. At allergy po sila sa tinatawag na mga sabat, ay wala po sa kanila yun. So, parang mayroong mga utos na may pagkakaiba, no? Iba-iba yung kanilang mga turo. So, kaya, at tayo na mga Seventh-day Adventist, hindi tayo pinagbabawalan na makiusap sa ibang tao, no? Kasi yung character ni Jesus Christ in the New Testament ay nag-mingled. Siya po ay nakikihalubilo sa tao. Pero sa mga saksi na Jehovah, hindi po ito personal attack, Brother Lot, ha? Pero ito po'y base sa aking naalaman na bawal po sa saksi ni Jehovah ang makipag-usap sa hindi nila kapwa saksi ni Jehovah. Particular itong mga arguments na ito. So yan po ay makikita natin na
Parang ang layo doon sa ating Panginoong Jesus, sa mga itinor ng mga alagad. Ang mga alagad ba sa New Testament, binagbawalan ba sila makihalubilo sa mga tao? Hindi ho. Kahit na kung babasahin natin Acts chapter 10, ipinakita doon kay Pablo, I mean kan Pedro, sa versikulo 28 at 27, na huwag mong ituring ang nilinis ko na at huwag mong tawagin karumaldumal ang sinuman. Tinutukoy yung tao. Kaya maliwanag mga kapatid at mga kaibigan, hanggang ngayon ito po ay nag-i-exist at nagpapatuloy ang iglesia ng Panginoon. Bagamat mga kapatid, sa panahon ni Sister Ellen White, kung bakit hindi po binanggit doon yung paglitaw ng propesya sa Revelation chapter 17, dahil sa doon sa 1260 days, sapagkat after the 1260 days, doon po babalik or ibabalik po yung tunay na aral ng Panginoon, sapagkat ito po ay corrupted during the Dark Ages, mga kapatid. Okay. So time na, Father Jonal. At bago magbigay ng conclusion si Brother Lot, ay nais ko munang batiin pala ang ating mga kapatid na hanggang ngayon ay patuloy na nanonood sa pagsusuri ng katotohanan. At syempre po ay huling stand na yun ni Brother Jonal as conclusion. At last conclusion na po ibibigay ni Brother Lot. At hanggang dito lang po ang ating pag-uusap sa ngayong hapon. Brother Lot, ready ka na ba? Okay. Sige, magbigay ka na po ng conclusion mo. Okay. 7 minutes. Salamat, maraming salamat uli sa inyo lahat, sa aking katanggali. Kanina, pinatunayan ni Donald na yung pagbabalik ni Jesus pala, yung Matthew 24:9 ay nangyari na nung 6th century CE pa. Nangyari. Ibig sabihin, nangyari na rin yung inihula ng mga pinakamalalaking digmaan. Kasi nauna yun eh. Bago dito sa 24:9, nauna yung mga digmaan. No? At nakakasiguro tayo na yung sinasabi dito na ang mga bansa ang ay titindig laban sa bansa, yun yung first, second world war na naganap noong ika-20 siglo. Hindi noong 6th century. Oo. Eh lang namang mauna pa yun, mauna pa yung persecution kaysa doon. Hindi eh. Ayon dito sa sequence ng mga magaganap, huli yung persecution, mahuli yung persecution kaysa doon sa mga pinakamalalaking digmaan. Kaya yun ay naganap sa ika-20 siglo. Naganap yun sa ika-20 siglo, hindi nung 6th century CE. Ngayon, ang sabi ni Donald, nakalimutan yata niya na ang patutunayan ay yung true charts. Ang patutunayan natin dito, yung true charts. Paliwanag naman na yung Revelation 17:12 at 12:17 ay hindi 70 Adventists ang nakakatupad nun. Bakit? Kasi nalalabag nila yung commandment number 2 at saka yung commandment number 6 dahil bilang relihiyon ay pinapayagan nila ang kanilang mga membro na sumali sa digmaan at pinapayagan nila na sumaludo sa flag. O kung si kanina sabi ni Jonah, siya hindi siya sumasaludo sa flag, abay bakit yung iba sumasaludo? O dapat yung relihiyon yun tinuturoan ngayon na huwag kayong sumaludo dyan kasi malalabag natin yung commandment number 2. O ibig sabihin hindi kayo yung tumutubad sa kautusan na sinasabi doon sa Revelation 12:17. Ngayon, doon sa Matthew City 21, ang sabi doon, hindi makakapasok lahat kundi yung tumutupad sa kalooban ng Diyos. Oh, kalooban na. Ngayon, ano bang kalooban ng Diyos? Sabi doon sa kalooban ng Diyos, siya ay walang pinapanigang bayan kundi lahat na may takot sa Diyos ay binibigyan niya ng pag-asa. O edi kasalanan yung papanig ka sa bayan mo at kakanta ka ng ang mamatay ng dahil sa'yo. O, kasi devotion na yun eh. Nagbibigay ka na ng paglilingkod doon. Kasalanan na yun. Kaya malabong 70 Adventist itong ipinaliwanag ni Brother Jonal. Ngayon, ano pa ang mga identity ng true charge? Yung true charge, sabi dun sa ay wala, dapat walang dungis ng sanlibutan. Oo, walang political, hindi tayo dapat sumali sa politika. Oo, kasi si Jesus
nung huhulihin na siya at gagawin siyang hari, tumakbo siya kasi ayaw niyang gawing maging hari. O dahil sabi niya, ang aking kaharian ay hindi bahagi ng sanlibutan ito. Ibig sabihin, hindi tayo dapat sumali. Kung susundin natin si Jesus, hindi tayo dapat sasali sa politika. Pero ang Seventh-day Adventist ay sumasali sa politika. Bumuboto at nag-umuupo bilang governor. Isang example natin ay si Ben Carson sa United States. No? Si Ben Carson. O, isa siyang Seventh-day Adventist at umupo siya. Ibig sabihin, pinapayagan ng Seventh-day Adventist yung mga miyembro niya na sumali sa politika. O, na alam natin na yung politika ay isang napakaruming activity ng sanlibutan. O, ngayon, kung kampi ka sa nag-i-endorso ka ng uupo dito, eh, madadamay ka dun sa Daniel 2.44. Sa ano sabi sa Daniel 2.44? Daniel 2.44, sabi dito, at sa mga araw ng mga haring iyon ay magtatarag ang Diyos ng langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanan, at ang kaharian na hindi isasalin sa ipapabayad, dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng kaharian ito, iyon ay matili hanggang sa panahong walang takda. Pagdurog ng mga kaharian ito, kasali kayo. Bakit? Kasi sumasali kayo doon sa kanilang kaharian eh. Oo. Ang mga saksi ni Jehovah lang ang hindi sumasali sa politika. May relihiyon ka bang alam na hindi sumasali sa politika? Wala, saksi ni Jehovah lang. Ano pa? Ang tunay na relihiyon ay dapat hindi mapagbintangan na nagtuturo ng, huwag sana kayong magalit, nagtuturo ng turo ng demonyo. Oo. Meron akong mga prof, hindi Bible, ay, hindi baboy ang pinag-uusapan natin dito, kundi pagkain. Hindi ko lang kasi walang internet eh. Ang Seventh-day Adventist ay nag-a-avoid ng mga ilang pagkain na saktong-sakto doon sa 1 Timoteo 4:1-4. Saktong-sakto doon. Hindi baboy ang sinasabi ko dito. Hindi baboy. Kundi yung iba't ibang pagkain tulad ng yung cha, yung kape. Nandun, meron akong kape niyan. Yung iba pang mga pagkain tungkol sa dapat ang reliyon ay nagtuturo niyan. Bakit? Kapag tinuro na yan ang reliyon, tatawagin siyang turo ng demonyo. Oo, dapat. Hindi kayo dapat mapagbintangan. Ang tunay na iglesia, hindi dapat mapagbintangan yan. Oo. Siyempre, didipinsan nyo yan. Pero, sa amin, bigay mo yan sa mga health professionals, sila magsabi niyan, hindi kayo ang reliyon. Kasi ang reliyon, kapag ang reliyon ang magturo niyan, sinasabi sa Biblia, turo ng demonyo yan. Kaya, yun ang mga katotohanan na ang tunay na iglesia ay sa mga saksi niyo, ba hindi Seventh-day Adventist? Malayong-malayo ang Seventh-day Adventist. O, ano pa? Ano pa ang mga patunay? 2 minutes, Father Lot, remaining time. Ang tunay na reliyon ay hindi sumasali sa digmaan. Bakit? Anong hula sa Isaiah 2.4? Hindi na sila sumasali, hindi na nga sila nag-aaral ng pakikipagdigma. Oo. Mga saksi lang ang gumagawa nito, walang iba. Seventh-day Adventist, kahit anong reliyon magtanong ka, sumasali sila lahat sa digmaan at nagtitraining sila sa digmaan. Ito ha, Isaiah 2.4. At siya ay magagawad ng katulan sa gitna ng mga bansa at magtutuwid ng mga bagay-bagay, may kinalaman sa maraming bayan, at pupukpi nila ang kanilang matabak upang maging mga sudsud, at ang kanilang masibat upang maging mga karit na pampungos. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa ni mag-aaral pa man sila ng pakikipagdigma. Mga saksi lang ang gumagawa nito. Oh. Hindi nag-aaral ng pakikipagdigma. Hindi nag-aaral na pumatay ang mga saksi ni Jehovah. Bawal sa amin. Kaya hindi namin malalabag yung commandment number 6, no? Kahit pa yun ay kaluuban na lang ng Diyos, hindi namin malalabag yun. Kasi bawal sa amin. Oh. Okay. So, time na. Okay, doon po nagtatapos mga kapatid ang conclusion ng magkaibigan na nag-usap upang magkaroon ng pag-aaral kung sino nga ba ang tunay na iglesia ng Panginoon. Ito nga ba ang Seventh-day Adventist o yung Jehovah's Witnesses? Okay, so ngayon po ay as moderator, gusto ko mag-suggest na magbibigay kayo ng kumbaga remarks
Pero hindi po ito kasali doon sa inyong conclusion, ha? So, tapos na po ang pag-uusap. Kumbag itong bibitiwan ninyong mga salita ay yung anong masasabi nyo sa yung sa ating sa mga manunood. So, hindi na po ito part po ng inyong conclusion or ano pa man doon sa topic ninyong ginawa. So, bilang pasasalamat doon sa ating mga tagapanood. Okay, siguro, sino bang pwedeng mauna? Si Sir Lucanac. Ah, pwede. Okay. Magandang hapon sa inyo, mga nanonood. Alam ko, nasaktan ko yung puso nyo. Ipagpamanin nyo, nasaktan ko yung puso nyo. Alam ko, kasi mga 70 Adventists kayo. Oh, pero yun ang totoo eh. Wala tayong magagawa nun eh. Yun ang totoo. Oh, sana, may mga mangyayari pang mga katulad nito na pagpapatutuo kung ano yung mga nakasulat sa Biblia. At sana ay maging bukas ang isip natin sa mga katwiran. Yun lang. Salamat. Maraming salamat. Okay, Brother Jonal. Okay. Sa muli po ay pinapasalamatan po natin ang Diyos. Siyempre po yung ating, ganun din ang ating katunggali. Si Sir Lut De Parini, isang saksi ni Jehovah sa magandang pag-uusap na ito. No? At siyempre po pinapasalamatan ko din po ang ating mga kapatid kay Kristo sa pananampalataya ng mga Seventh-day Adventists. At siyempre po kami po ay naniniwala, no, na ang mga Seventh-day Adventists pagdating sa mga bagay na ito, Sir, that ay talagang mababait po ito, no? Hindi po ito masasaktan or ano paman. At ang amin lang palaging kahilingan na alam natin na ito si Sir Lut, dalangin natin, mabait po ito na tao, na sa huling panahon at bago magsara yung kaligtasan ay tatawagan ito at maliligtas ito, mga kapatid, at makakasama natin sa iisang pananampalataya. Okay, so maraming salamat sa inyo, sa inyong pagtutok. Ito po ay friendly dialogue at malapit itong samaan ng loob. At kaibigan po natin ito, Sir Lut, ng saksi ni Jehovah. So sa muli po ay maraming salamat at sa inyong panonood. At siyempre po sa iba't ibang nating na mga kaibigan na mga ibang relihiyon, mga saksi ni Jehovah, binabati namin kayo ng magandang hapon. At siyempre po, gayon din ang mga Baptist at gayon din sa mga Catholic na nasa iba't ibang relihiyon. At higit sa lahat, pinupuri natin ang Diyos sa hapon na ito. God bless po sa inyong lahat. At happy Sabbath pala sa ating mga kapatid. Okay. So, yun po. Nagtatapos ang ating pag-uusap. Walang ano yan. Ano lang yan. Purely doctrine na lang. Okay. Ada finish, bro. Ada sa kan. Yan.